Para labanan ang matinding boredom, inabala ko ang aking sarili na lumangoy sa swimming pool. Nakaalis na ang mga kaibigan ko papuntang Thailand, at katulad ng inaasahan, hindi na ako sumama. Hindi ko maindyan si Mommy. Kaninang umaga pa kami nakauwi, at dahil hindi ako sanay na humilata ng kwarto buong maghapon, naisipan ko na lang mag-swimming. Uncle, sa wakas nagkita din tayo ulit. Napaangat pa ang aking ulo nang marinig ko ang boses ng isa kong pamangkin, sinipat ko ito ng tingin. Agad na tumampad sa harapan ko ang mukha ng isa sa mga kambal na anak ni Ate Miracle. Si Elijah. Hindi magkakalayo ang aming edad at mukhang galing ito ng school base na din sa kanyang suot. Binatang-binata na ang pormahan nito, at hindi na ako nagtaka pa, dahil halos 2 taon lang ang agwat ng edad ko dito. Ang tagal din nating hindi nagkita, Uncle. Buti na tempuhan kita ngayon, muling wika nito. Hindi ko maiwasan na mapangiwi nang tawagin ako nitong Uncle. Ilang beses ko na itong sinabihan na tawagin ako sa pangalan ko, pero sadyang matigas ang ulo nito. Hindi nakikinig sa pakiusap. Lumangoy ako papuntang gilid ng pool para marinig kung ano pa ang sasabihin nito. Pwede ba? Tigilan mo ang kakatawag sa akin ng Uncle. Halos magkasing edad lang tayo, at kung umasta ka akala mo, 10 taon ang agwat ng edad ko sa iyo, gigil kong wika dito. Tumawa naman ito. Sorry, bilin kasi ni Mommy sa akin. Uncle, ang itawag namin sa iyo, dahil magkapatid kayo. Hayaan mo kapag tayong 2 lang tatawagin kita sa pangalan mo. Basta isama mo ako sa mga gimmick mo. Nakangisi nitong wika. Iling-iling naman ako dito, habang seryosong sinisipat ito. Ano ang kailangan mo? Bukas pa ang family day ah. Nakakunot ang noo kong tanong. Friday pa lang ngayon at bukas ng hapon gaganapin ang family day hanggang Linggo. Yes, 2 days na. Ibig sabihin, kapag weekend required na dumalaw dito sa mansyon lahat ng kapatid ko. Hindi mo ba alam? Dito na ako naglalagi sa mansyon, palibhasa kasi bihira ka lang kung umuwi dito, kaya hindi mo tuloy alam ang mga kaganapan dito sa mansyon, natatawa nitong sagot. Lalo ko itong kinunutan ng noo. Kailan pa ito dito? Hindi ito. Nababanggit nila Mommy at Daddy ah. Inukupa ko ang bakanting kwarto katabi ng room mo. Mas gusto ko dito sa mansyon, dahil mas malapit sa school na pinapasukan ko. Isa pa gusto kong makasama lagi si Mama Carissa, at Papa Gabriel, muling wika nito. Hindi ko maiwasan na mapaismit. Alam kong nagsisipsip lang naman ito kila Mommy at Daddy. Buti pinayagan kanila Ate at Kuya Roldan na dumito muna, walang gana kong tanong. Napangiti ito bago sumagot. Oo naman. Mas maigi nga dumito muna ako eh. Alam mo naman na hindi kami magkasundo ng kakambal kong si Elias. Tahimik ang bahay kapag hindi kami magkakasalubong ng kakambal ko, wika nito. Napailing na lang ako. Noon pa man aware na ako na parang aso at pusa ang kambal na anak ni Ate Miracle. Kahit maliliit na bagay, laging pinagtatalunan. Sabay na dumako ang aming tingin sa 3 tao, nakasakasama ng guard papuntang garden. Nagtataka akong napatitig kay Elijah. I think sila na yung 3 kasambahay na ipinadala ng agency. Sana naman sa pagkakataon na ito, mga sexing kasambahay naman ang kunin ni Mama Carissa. Sawa na ako sa mga losyang nakasambahay. Nakakawalang gana lalo na kapag sila ang maghahain ng pagkain, napataas pa ang aking kilay nang marinig ko ang sinabi ni Elijah. Mukhang babaero din itong pamangkin ko. Mana sa akin. Sa bagay, binatang-binata na din naman ito at alam kong katulad ko tirador din ito ng mga chicks. Tumigil ka na nga. Huwag mong sabihin, pati kasambahay papatusin mo. Magkaroon ka naman ng delikadesa, sagot ko dito. Tumawa naman ito. Bakit meron ka ba noon, Uncle? Nakakasawa na din ako ang mga babaeng may class. Akala mo kung sinong virgin kumilos? Ang aarte, pero kapag kumain ng manoy akala mo mauubusan, tumatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Mukhang pagdating sa babae, expert na nga itong si Elijah. Pwede ko na pala itong gawing tropa eh. Hinaan mo ang boses mo. Marinig ka ni Mommy, malalagot ka talaga, sagot ko. Ngumisi lang ito at saka naglakad palayo sa akin. Sisilipin ko lang ang mga bagong tsimimay.
Ang alam ko i-interviewin pa rin sila ni Mama Carissa bago tuluyang makapasok dito sa mansyon. Babalik ako kapag may maganda akong makita, wika nito sabay kindat sa akin. Napailing na lang ako habang pinapanood ang papalayo nitong figura. Hindi na din ako nagtagal sa swimming pool. Agad na din akong umakyat ng kwarto para maligo. Balak kong matulog na lang muna. Kailangan ko ng maraming pahinga dahil nagpromise na ako kina Mommy at Daddy na magsiseryoso na ako sa paghawak sa Belarama Empire. Paidlip pa lang ako nang marinig ko ang malakas na katok sa aking pintuan. Yamot akong napabangon at pinagbuksan ito. What? Hindi ko mapigilan na sigaw nang mabungaran ko ang nakangiting si Eliha. Nakabihis na ito ng damit pambahay at para wala lang dito ang inis ko at pumasok ito sa loob ng kwarto. Diretso ito sa aking kama at humilata. Wala sa sariling naihilamos ko ang aking kamay sa mukha dahil sa pinipigilang inis. Ano na naman ang kailangan mo? Elijah, nagpapahinga ako, yamot kong wika. Hindi ako pinansin ang inisihan ako. Nakita ko na ang mga bagong chimimay. Hard silang lahat ni Mama, excited nitong wika. Hindi na ako umimik. Anong special doon? Okay, mas maigi iyan para marami kang mautusan, walang gana kong sagot at humiga ulit sa kama. Tinakpan ko pa ng unan ang aking mukha para maramdaman nito na gusto ko ng matulog. Manang-mana talaga kay Ate Miracle itong si Eliha. Talo pa ang babae sa sobrang kulit. Saglit lang. Hindi pa ako tapos. Nakita ko ang hitsura ng isang chinimay. Ang ganda niya. Kahit parang sunog sa araw ang kanyang balat, pero hindi pa rin maikakaila ang kagandahan niya. Halika, puntahan natin sa servant's quarter para maniwala ka narinig. Kung wika nito kasabay ng pagkatanggal ng unan sa aking mukha. Yamot akong napabangon at seryosong tinitigan si Eliha. Umayos ka nga. Ang kulit mo talaga. Asar na wika ko dito. Pagkatapos seryoso kong tinitigan. Isa pa, hindi mo ba alam na isa sa mga rules sa mansyon ang bawal makipag-fling sa mga kasambahay? Oh, babaero ako, pero hindi ako papatol sa mga empleyado ng pamilya, sagot ko dito. Natigilan ito pagkatapos ay nginisihan ako. Sinabi mo yan ha? Baka kapag makita mo siya mas gugustuhin mong magpagala-gala dito sa mansyon ng walang suot na brief. Natatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan na batukan ito. Loko-loko talaga. Lumabas ka na nga. Mag-aral ka para naman hindi ka mangamot sa klase. Sigaw ko dito at itinulak papaalis ng kama. Tatawa-tawa naman itong lumabas ng silid. Naipikit ko na lang ang aking mga mata dahil kuhang-kuha talaga ang inis ko nitong si Eliha. Mukhang magiging sakit ng ulo ko ang pamangkin kong ito. Hanggang kailan kaya ito maglalagi dito sa mansyon? Hindi ko na namalayan pang nakatulog pala ako. Eksakto alas 5 ng hapon, nagising ako. Agad akong bumangon at nag-ayos ng sarili. Lumabas ng kwarto at naglakad palabas ng mansyon. Agad kong sinipat ang buong paligid pagkalabas ko. Marahan akong napabuntong hininga at naglalakad papuntang pool. Masarap talaga. Tumambay dito sa labas ng mansyon kapag hapon. Pakiramdam ko may kung anong humahaplos sa puso ko kapag nakikita ko ang mga pananim na halaman na alagang-alaga ni Mommy. Mga plants collection pa ang mga iyon ni Grandmama. Ninana ni Mommy at lalo itong dumadami sa paglipas ng panahon. Lumalawak din ang mga nasasakupan. Para kaming may flower shop sa loob ng bakuran, kapag sabay-sabay na namumulaklak ang mga ito. Katulad ngayon, masarap sa mata at nakaka-relax. Naputol lang ang pagmumuni-muni ko ng maagaw ang aking attention sa isang babaeng biglang lumabas sa garden. May bitbit na timba at tabo. Hindi ito naka-uniform na pangkasambahay, kaya nagtataka akong nasundan ito ng tingin. Nakasuot ng mahabang palda at malaking shirt. Nakalugay din ang mahaba nitong buhok. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha nito, pero para itong teenager. Nagtaka pa ako nang huminto ito sa may pool. Tiningnan ang tubig at sa labis na gulat ko sumalok ito ng tubig gamit ang tabo, sabay isinalin sa timba. Agad na nagsalubong ang aking kilay at wala sa sariling nilapitan ito. What are you doing? Seryoso kong tanong sa mataas na boses. Nakita ko ang pagkagulat nito at agad na napatayo. Nakanganga pa ito habang tumitig sa akin. Po, tanong nito. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ba ako sa hitsura nito.
Namimilog ang mga matang nakatitig sa akin, at hindi ko maikakaila na maganda ito. Walang kahit na anong bahid na make-up ang kanyang mukha. Ni hindi nga yata naglagay kahit pulbo lang. Agad na naagaw sa attention ko ang mamula-mula nitong labi. Napaka natural at parang ang sarap halikan. Wala sa sariling naipilig ko ang aking ulo nang maisip ko yun. Kailan pa ako nagkaroon ng interes para halikan ang isang babae? I said, "What are you doing? Bakit dito ka kumukuha ng tubig sa pool?" Muli kong tanong. Napansin ko ang pagkurap nito, saka itinoon ang mga mata sa timba na may laman ng tubig. Magdidilig po ako, sir. Sabi kasi ni ma'am, i-assign niya daw po ako sa pag-aalaga ng mga halaman, sagot nito sa nangangatal na boses. Lalo namang nagsalubong ang kilay ko. Sa narinig dito. Magdidilig? At dito ka pa talaga sa pool kumuha ng tubig? Are you stupid? Inis kong tanong dito. Napayo ko ito. Po. Opo. Sagot nito. Lalo namang nagdikit ang kilay ko. Nang asar ba ito? Saang lupalop ka ba ng mundo galing? Bakit ang tanga-tanga mong kausap? Hindi ko mapigilan na sigaw dito. Lalo itong napayo ko kaya naman malakas akong napabuntong hininga. Papasensya na po sir, hindi ko po kasi naintindihan ang iba mong sinasabi, Tatagalog lang po ang alam ko, takot na sagot nito. Lalo naman akong nagulat na napatitig dito. Pagkatapos ay agad kong napansin ang paparating na si Manang Esm. Ang matagal na naming mayordoma. Diyos ko! Pasensya na Sir Rafael. Bago siya at hindi pa niya alam ang gagawin niya, agad na wika nito nang makalapit sa amin. Mukhang kanina pa nito nakikita kung paano ko kastiguhin ang babaeng kaharap ko. Bakit siya lumabas dito nang hindi nakasuot ng uniform? At sino ang nag-utos sa kanya na ang tubig dito sa pool ang gamiting pandilig sa garden? Hindi niya ba alam na posibleng mamatay ang mga pananim ni Mommy kapag itong tubig na ito ang gagamitin? Tanong ko sabay sipa ng timba. Papasensya na sir. Hindi ko napansin na lumabas pala siya ng servant's quarter. Akala ko po kasi. Nagpapahinga lang siya. Bukas pa po ang umpisa ng trabaho nila, kaya wala pa siyang uniform. Hindi ko pa po nabibigyan hining dispensa ni Manang Esm. Napabuntong hininga at ibinaling ang tingin sa babaeng hindi ko alam kung saan galing. Maluha, luha na ito habang nakayuko. Veronica, ano ka ba namang bata ka? Hindi ba't sinabi sa iyo kanina ni Madam Carissa na magpahinga muna kayo? Bukas ko pa kayo tuturuan sa mga gagawin niyo dito sa mansyon. Isa pa tuturuan ka din ng hardenero kung paano ang gagawing pag-aalaga sa mga halaman ni Madam, baling ni Manang dito. Muling napataas ang kilay ko. Veronica? Kay gandang pangalan mukhang tanga naman. Isa pa mukhang minor de edad pa ito. Bakit tumanggap si Mommy ng ganitong klaseng kasambahay? Pasensya na po, hindi po kasi ako. Makatulog Manang, kaya nagpasya na lang akong diligan ang halaman ni Madam, sagot nito. Pasensya na po kayo sir, hahayaan niyo po. Hindi na ito mauulit, hining dispensa ni Manang Esme, at ito na ang nagkusang kumuha ng natumbang timba. Pagkatapos ay agad nitong hinila si Veronica paalis sa harap ko. Hindi na din ito muling tumitingin sa akin, hanggang sa makaalis. Napapailing na lang akong nasundan sila ng tingin. Gusto kong takasan ang hirap ng buhay sa probensya, kaya nangyayain ako ng kapitbahay namin na si Ethel na lumuwas ng Manila, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad akong nagpaalam kila nanay at tatay na maghahanap ng trabaho at magpapadala na lang buwan-buwan para makatulong sa gastusin ng 5 ko pang kapatid. Oo, mahirap na nga ang buhay na gawa pa talagang magparami ng anak ng aking mga magulang. 6 kami lahat at ako ang panganay. Lahat ng mga kapatid ko ay halos ako na din ang nag-aalaga dahil kailangang tulungan ni nanay si tatay sa paghahanap buhay. Lagi itong kasakasama ni tatay kapag pumapalaot sila para manghuli ng isda. Kaya nga halos hindi ako makaapak ng eskwelahan, grade 4 lang ang tinapos ko sa edad kong 18. Gusto ko mang mag-aral pero talagang hirap kami. Mabuti na lang at nagawa kong makumbinsi sila nanay at tatay na sasama na lang ako kay Ethel dito sa Manila. Kaya lang pagdating dito sa syudad walang sino man ang gustong tumanggap sa akin. Sa isang fast food chain nagtatrabaho si Ethel at isa sa mga requirements doon ay ang nakapagtapos man lang kahit high school.
Hindi nga ako nakatapos ng elementary, kaya talagang hindi ako matatanggap doon. Mabuti na lang mabait si Ethel. Hinayaan ako nitong pansamantang tumira muna sa inuupahan nitong kwarto. Kaya lang hindi ako pwedeng manatili ng matagal doon. Nagdemand kasi ang landlady nito na magdagdag ng upa dahil dalawa na daw kaming nakatira doon. Mabuti na lang itinuro ako sa isang agency ng isa sa mga kaibigan ni Ethel. Agency na nagde-deploy ng mga maid sa iba't ibang may kayang pamilya. Hindi na ako nagdalawang isip pa at agad akong nagpasa ng biodata. Kahit anong trabaho papasukin ko makapagpadala lang ng pera sa probensya para sa mga kapatid ko. Alam kong magugutom na naman sila lalo na at parating na naman ang panahon ng habagat. Kapag mga ganoong pagkakataon bawal maglayag ang mga maliliit na bangka at gutom ang aabuti ng aking mga magulang at mga kapatid. Halos isang linggo lang ang hinintay ko at agad akong nakatanggap ng tawag mula sa agency. Isa daw ako sa mga napili nila na ipadala sa isang mayamang pamilya na naghahanap ng mga kasambahay. Halos hilahin ko na ang oras sa matinding excitement. Sa wakas, natapos na din ang paghihintay. Ko, magkakaroon na ako ng trabaho. Tatlo daw ang kailangan sa mansyon kaya magkasabay kaming tatlo na hinatid ng sasakyan ng agency. Medyo may edad na ang mga kasama ko at ako lang yata ang bata-bata pa. Gayunpaman hindi iyon nakakabawas sa layunin kong magkapagtrabaho. Pagkahinto pa lang namin sa tapat ng gate ay agad na akong namangha sa aking nakita. Sa labas pa lang kita ko na ang karangyaan ng buong paligid. Agad ko namang napansin na bumukas ang mataas na gate. May lumabas na dalawang gwardiya at kinausap ito ng kasama namin na taga-agency. Sabay-sabay na kaming nagsipagbabaan ng senyasan kami ng kasama namin. Tinitigan pa kami ng mga gwardiya at saka tumango. Kanina pa sila hinihintay ni Madam. Pwede ka nang umalis. Ako na ang bahalang magdala sa kanila sa loob, wika ng isang medyo may edad ng guard. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon sa isipin na hindi na pala kami sasamahan ng may-ari ng agency patungo sa aming employer. Magpakabait kayo sa loob ha. Tumawag na lang kayo ng opisina kapag may problema, bilin pa nito sa amin. Sabay-sabay kaming nagsipagtanguan at agad na itong umalis. Agad naman kaming niyaya ng guard na pumasok na sa loob. Pagkapasok pa lang ng gate ay halos mapanganga ako sa aking mga nakita. Sobrang laki ng bahay. Pakiramdam ko nasa isa akong paraiso, lalo na nang tumampad sa paningin ko ang malawak na bakuran. Sa kabilang dako naman ay ang mga nagagandahang halaman na sa tanang buhay ko ngayon ko palang nakita. Napasulyap din ako sa isang parang lawa. Kulay blue ang tubig at hindi ko akalain na sa gitna ng Maynila merong ganoon. Tahimik lang akong nakasunod sa mga kasamahan ko habang inililibot ko ang aking paningin sa paligid. Pakiramdam ko nasa kabilang mundo ako. Biglang naging tahimik ang paligid. Kung kanina ay puro sasakyan ang aming nakikita dito naman sa loob ng bakuran na ito, wala na akong narinig na kahit na anong ingay. Good afternoon, Madam. Sila na po ang mga kasambahay na ipinadala ng agency. Napapitag pa ako nang biglang nagsalita si Manong Guard. Abala ang aking mga mata sa kakatingin sa buong paligid at hindi ko na malayan na nakarating na pala kami sa isang parang malawak na pahingahan. May mga nakikita akong mga upuan at lamesa. Agad na dumako ang aking tingin sa isang babae. Prenteng nakaupo ito habang isa-isa kaming tinitigan. Hindi ko naman maiwasang mamangha sa hitsura nito. Ang ganda niya. Para siyang buhay na manika. Pakiramdam ko pati mga mata niya ay nakangiti habang nakatitig sa amin. Napakagaan ng kanyang aura at kahit na medyo may edad na ay kitang-kita ko na mabait ito. Siguro kung naging bata-bata pa ito iisipin kong diyosa ito. Na isa itong artista. Sige na. Ewan mo na sila dito. Gusto ko silang makausap sandali, narinig kong sagot nito kay Manong Guard. Napalunok ako ng makailang ulit, lalo na nang ituro nito ang upuan sa tapat nito. Agad naman kaming tumalima. Pagkatapos ay binalingan nito ang babaeng nakatayo sa likod nito. Magdala kayo ng merienda dito, utos nito. Masusunod po Madam, sagot naman ang inutusan nito. Agad itong umalis at nagmamadaling pumasok sa loob ng mansyon. Ako nga pala si Carissa Villarama.
Last week pa ako nag-request sa agency nyo na magpadala ng mga kasambahay dito sa mansion. Kailangan ko talaga ng kasambahay ngayon dahil nag-resign na ang tatlong papalitan nyo, matatanda na sila at hindi na nila kayang magtrabaho, panimulang wika nito. Hindi mayalis-alis ang tingin ko sa mukha nito. Nagulat pa ako nang tumitig ito sa akin. Ilang sandaling napakunot ang noo nito bago nagsalita. Ikaw, mukhang bata ka pa. 30 years old and above ang hinahanap ko, wika nito habang nakatingin sa akin. Kinabahan naman ako. Mukhang bulilyaso pa yata ang pagpasok ko sa bahay na ito. Wala namang nabanggit ang agency tungkol dito. Papasensya na po ma'am. Masipag naman po ako. Kailangan ko na pong makapasok ng trabaho. Magugutom po ang pamilya ko kapag hindi po ako makahanap kaagad ng trabaho, sagot ko sa mangingiyak-niyak na boses. Sandali itong natigilan at mataman akong tinitigan. Pagkatapos kinuha nito ang isang papel na nasa harap nito. Veronica Wright, tanong nito. Agad akong napatango. Daisy, 8 ka palang iha. Iniiwasan namin na tumanggap ng mga kasambahay sa ganyang edad, wika nito. Hindi ko na mapigilan pa ang mapaiyak. Mukhang hindi talaga ako matatanggap. Mukha lang palang mabait itong kaharap ko. Wala naman palang pakialam sa kalagayan ng isang tao. Lalo na sa katulad kong naghihirap. Ma'am, maawa na po kayo sa akin. Kailangan ko po ng trabaho, tumutulo ang luha na sagot ko dito. Hindi ito nakaimik at tinitigan ako nito. Hi Mama! Nandito na ako, agad kong pinahiran ang luha sa aking mga mata nang may biglang nagsalita. Sabay pang bumaling ang aming tingin sa parating na lalaki. Diyos ko! Kung maganda si Madam, ang pugi naman ng parating na lalaki. Bahay ba ito ng magaganda at gwapong nilalang? Ang tangkad niya at agad itong humalik sa pisngi ni Madam ng makalapit. Pagkatapos ay kita ko ang pagsulyap nito sa aming tatlo. Sila po ba ang new kasambahay dito sa mansion ma? Tanong nito. Anak siguro ito ni Madam. Mama ang tawag eh. Yes, and be good to them, okay? Nakangiting sagot ni Madam Carissa. Napayuko ulit ako. Sakto naman na. Dumating ang kasambahay na inutusan ito na kumuha ng merienda. May kasama pa ito na isa pa at may bitbit ng tray na may lamang mga pagkain. Bigla naman akong nakaramdam ng gutom. Pandesal at kape lang ang kinain ko kaninang umaga. Hindi ko maiwasang mapalunok nang makita kong isa-isa nang inilatag sa lamesa ang mga pagkain. Kumain muna kayo. Pagkatapos nito, pwede na kayong magpahinga. Bukas nyo na lang umpisahan ang inyong mga trabaho, wika ni Madam habang nakangiti. Hindi ko naman mapigilan ang sumagot dahil sa sinabi nito. Ibig nyo pong sabihin, tanggap na din po ako, umaasang tanong ko. Muli itong tumitig sa akin at tipid na umiti. Yes, nakita mo ba ang mga halaman na yan? Diyan kita iaasihin. Papaturuan na lang kita sa paalis na hardenero sa mga dapat mong gawin, sagot nito. Siya nga pala. Si Elijah, isa sa mga apo ko. Dito siya nakatira sa mansion sa ngayon. May isa pa akong anak na binata, si Rafael. Ako at ang asawa kong si Gabriel lang naman ang palaging nandito sa mansion. Every Saturday and Sunday family day. Nang pamilya kaya medyo maraming gagawin. Pupunta dito ang mga anak. Kung sa mga araw na yan kaya, makikilala nyo din sila. Huwag kayong mag-alala, mababait kami sa mga kasambahay. Lalo na kapag maayos kayong magtrabaho. Karamihan sa mga kasambahay dito na tumanda sa amin, kaya aasahan ko na magiging maayos ang serbisyo nyo sa aming pamilya, wika nito. Sabay-sabay kaming tatlo na nagsipagtanguan. Hindi ko naman maipaliwanag ang tuwa na aking nararamdaman. Sa wakas, may trabaho na ako. Mabait naman pala si Madam. Napansin marahil ang pag-iyak ko kanina. Asahan niya gagalingan ko ang trabaho. Magiging masipag ako dito sa loob ng mansyon. Mama, buti naman may nahalong bata sa kanila. At least hindi na magiging boring ang mansyon. May bata ng kasambahay eh, akmang iinom na ako ng juice nang muling magsalita ang lalaking nagngangalang Elijah.
Hindi naman sumagot si Madam at nakangiti nitong niyaya ang apo na pumasok na sa loob ng mansyon. Pero bago ito pumasok ay tumingin muna ito sa gawin namin. Manang Espe, ikaw na ang bahala sa kanila. Bukas pa sila mag-umpisa kaya ituro nyo sa kanila ang kanilang magiging quarter. Kayong tatlo, siya si Manang Espe, siya ang mayordoma dito kaya siya ang kadalasan na magpapaalala sa inyo sa mga dapat gawin dito sa mansyon. Siya na din ang magsasabi sa mga rules ng mansyon, wika nito. Opo Madam, sabay-sabay naming sagot. Tumango ito at tuluyan na kaming tinalikuran. Pagkatapos magmeryenda ay agad nga kaming dinala sa servants' quarter. Natuwa pa ako dahil mukhang magiging komportable ako. Malayo ito sa hitsura sa boarding house ni Ethel. May foam ang higaan namin at may television pa. Ikaw si Veronica, di ba? Doon ka sa quarter ko, iha. Ikaw na lang ang gagawin kong kasama doon, wika ni Manang Espe sa akin. Medyo may edad na din ito. Nagulat pa ako dahil sa dinami-daming katulong dito sa mansion ako ang napili nitong makakasama sa quarter. Nabanggit nito na kada kwarto daw ay may dalawang higaan at dalawang kasambahay ang magkakasama. Agad naman akong tumango at sumunod na dito nang mag-umpisa ng maglakad kami papunta sa kwarto nito. Diyan ka sa kabila. Ngayon lang ako nang kukuha makakasama sa quarter. Since ikaw ang pinakabata sa lahat at mukhang mabait ka naman, dito ka na lang ha. Para mabilis din kitang maturuan sa mga dapat mong gawin, wika nito. Agad akong tumango. O siya, ikaw na ang bahala dito. Babalik na ako ng kusina dahil mag-umpisa ng magluto ng hapunan ang chef ng mansyon, wika nito at agad nang umalis. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ko nang mapag-isa ako. Wala nang atrasan ito. Makakapagpadala na ako ng pera kina nanay sa katapusan ng buwan. Agad akong nahiga sa higaan ko. Ang lambot at ang bango ng higaan. First time kong humiga sa kutson dahil sa banig lang kami natutulog sa probensya. Sa boarding house naman ni Ethel sa sahig ako natutulog. Nagsasabin lang ako ng kumot. Sa sobrang excited ko, biling baliktad ako sa higaan. Kahit gaano pa kasarap mahiga sa higaang kutson, pakiramdam ko na mamahay ako. Hindi ako makatulog kaya nagpa siya akong lumabas muna. Sabi ni Ma'am, sa Harden daw ako maasay. Muli akong napangiti nang maalala ko ang magagandang bulaklak doon. Agad akong lumabas ng silid namin ni Manang Espe at naglakad patungong garden. Agad na tumampad sa paningin ko ang mga nagagandahang halaman. Sa hindi sinasadya ay muling natuon ang attention ko sa lawa. Napangiti pa ako nang maisipan kong diligan na lang muna ang mga halaman. Wala naman akong gagawin ngayong hapon at sayang naman kung tutunga nga lang ako. Agad akong naghagilap ng tabo at timba. Mabuti na lang at may nahanap ako sa likod ng mansyon, kaya naman dali-dali akong naglakad patungo sa lawa. Agad akong sumalok ng tubig at bigla akong napatayo nang may narinig akong sumigaw mula sa likuran ko. What are you doing? Wika nito sa mataas na boses. Agad akong nangatal sa takot at wala sa sariling tumingin sa gawin nito. Halos mapanganga ako nang masilayan ang hitsura nito. Ang gwapo niya at kahit na naniningkit ang mga matang nakatitik sa akin, hindi ko maiwasan na maramdaman ang malakas na pagtibok ng puso ko. Kahit hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi nito, alam kong galit ito. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitik sa akin at pakiramdam ko ako na ang pinakatangang nilalang sa mundo, lalo na nang malaman ko na hindi pala lawa ang tawag sa bagay na may tubig. Swimming pool daw at hindi pwedeng idilig sa halaman dahil baka mamatay ang koleksyon ni Madam. Mabuti na lang at dumating si Manang Espe. Kung hindi baka nahimatay na ako sa takot. Kung gaano ka, pugi ang kaharap ko, ganoon naman kasama ang kanyang ugali. Kung makasigaw, akala niya tao, tauhan lang ang kanyang kaharap. Halos maiyak ako ng tuluyan na akong hilahin ni Manang Espe palayo kay Sir Rafael. Hindi ko akalain na sa unang araw ko sa trabahong ito makakaranas ako ng ganitong kahihiyan. Malay ko ba sa swimming pool na yan? Walang ganyan sa probensya namin. Meron dagat at lawa. Anong nangyari dyan, Manang? Bakit po umiiyak? Narinig ko pang tanong ng isang babae. Kasambahay din ito base sa kanyang suot na uniform. Naku Maricar, pinagalitan ni Sir Rafael. Alam mo naman ang ugali ng amo natin na iyon. Ibang-iba sa ugali ng mommy at daddy niya.
pati na din ng kanyang mga kapatid. Narinig kong sagot ni Manang Espe. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at tumitig kay Manang. Manang, matatanggal po ba ako? Nakakatakot po siya. Galit na galit siya sa akin kanina. Sagot ko. Tinitigan ako nito tsaka umiling. Hindi naman si Sir Rafael ang magdedesisyon tungkol sa bagay na yan. Ang mabuti pa iwasan mo na lang nang magkasalubong kayo. Sa lahat ng tao dito sa mansion, ugali niya ang hindi maiintindihan. Palibhasa kasi bunso kaya ganoon, sagot nito. Nakahinga naman ako ng maluwag. Salamat naman po kung ganoon. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Marami po akong maliliit na kapatid na umaasa sa padala kong pera, sagot ko. Nakangiti naman ako nitong tinitigan. Huwag mo na lang pansinin ang ugali ni Sir Rafael. Masasanay ka din sa kanya. Hayaan mo, ako mismo ang personal na magtuturo sa iyo sa mga dapat mong gawin. Para hindi ka magkamalit, nakangiti nitong sagot. Kahit papaano nagpapasalamat ako dahil mabait sa akin ito. Ito ang mayordoma at malaking bagay sa akin na makasundo ko ito. Ganyan lang naman iyan si Sir Rafael, mabilis magalit pero hindi naman iyan nagtatanim ng sama ng loob. Marami tayo dito at tiyak na makakalimutan niya din ang nangyari kanina, sagot naman ni Ate Maricar. Para naman akong napabunutan ng tinik at hindi ko maiwasan ang mapangiti. Sige na. Bumalik ka na ng servant's quarter. Magpahinga ka para bukas may lakas ka sa mga trabahong gagawin mo. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari kanina. Ibibigay ko mamaya ang uniform mo. Wika ni Manang. Tumango naman ako dito at nagpalaam na sa kanilang dalawa ni Ate Marika. Muli akong bumalik ng kwarto at nahiga habang iniisip ang mga nangyari kanina. Malaki naman ang mansyon. Siguro iiwasan ko na nga lang si Sir Rafael. Nabanggit ni Ate Maricar, marami kami dito, ibig sabihin lang yan, malaki ang tsansa na hindi na muling mag-cruise ang landas namin. Kailangan ko lang sigurong mag-ingat sa mga susunod kong kilos. Kapag hindi ko alam, ugaliin ko na lang ang magtanong sa mga kasamahan ko. Ang importante, may trabaho ako at mukhang mabait naman si Madam. Tinanggap niya pa nga ako kahit na hindi ako umabot sa edad na gusto nito. Sana lang magiging maayos ang pagtatrabaho ko sa bahay na ito. Para naman matulungan ko na sila nanay at tatay. Iling-iling akong muling pumasok sa loob ng mansyon. Ang ganda ng gising ko kanina. Nasira lang sa tangang babae na yon. Siguro isa iyon sa mga kasambahay na dumating kanina dito sa mansyon. Saan kaya napulot ni Mommy ang babaeng iyon? Mukhang tatanga-tanga. Wala pang isang araw gumawa agad na kapalpakan. Pabalik sana ako ng kwarto na nakasalubong ko si Daddy pababa ng hagdan. Mukhang kakagising lang nito at palingalinga pa habang naglalakad. Good afternoon Dad, bati ko dito. Nakangiti naman itong tumango. Napansin mo ba ang Mommy mo? Agad na tanong ito. Umiling ako. Baka nasa kitchen, sagot ko. Pagkatapos ay agad na itong naglakad papuntang kusina. Nasundan ko na lang ito ng tingin at bumalik na ako ng aking kwarto. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito sa mansyon. Hindi ko alam kung paano palilipasin ang oras. Hindi ako sanay na magkukulong lang sa kwarto nang walang ginagawa. Nasa kalagitnaan na ako ng hagdan nang muli akong bumaba. Nagpasya na lang akong pumunta sa gazebo. At least doon makakapag-relax ako habang nagpapalipas ng oras. Malapit na din kami kumain ng dinner, kaya magpapahangin na lang muna ako doon. Pagdating ng gazebo ay agad kong napansin sila Mommy at Daddy. May kung anong sinusulat si Mommy sa isang papel. Agad akong lumapit sa kanilang dalawa. Oh, mabuti naman at naisipan mong sumunod dito anak. Tatanungin kita kung ano ang gusto mong pagkain bukas. Nandito ang mga kapatid at pamangkin mo at ngayon pa lang. Pinapahanda ko na ang mga lulutuin, wika ni Mommy sa akin. Pilit akong ngumiti bago sumagot. Kahit ano na lang Mom. Hindi naman ako mapili sa pagkain, sagot ko. Sa bagay, marami naman akong ipinalutong putahe. Siya nga pala Gab, dumating na kanina ang mga bagong kasambahay, pinagpahinga ko muna at bukas na sila mag-uumpisa ng trabaho, wika ni Mommy kay Daddy. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila nang muli kong maalala ang mukha ng babae kanina na nagsasalok ng tubig sa swimming pool.
Hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko sa nakitang katangahan na ginawa nito kanina. Mabuti naman kung ganoon. At least may gagawa na sa mga trabahong na iwan ng mga nag-resign na, sagot ni Daddy. Iyon nga eh, mukhang mga matitino naman sila. Kaya lang may nahalo sa kanilang teenager, actually. Hindi naman talaga minor, dahil 18 na siya, kaya lang alam mo naman na above 30 years old ang tinatanggap natin dito sa mansion, diba, wika ni Mommy. Napangiti naman si Daddy, at hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok na tumakip sa mukha ni Mommy. Eh di ibalik natin sa agency. Nasaan ba siya? Ipahatid na lang natin sa driver. Dapat kapag mga ganitong bagay, sumunod sila sa request ng client nila, sagot ni Daddy. Natitigilan ako. Iyon nga ang naisip ko kanina. Kaya lang naawa ako. Halos umiyak kanina habang nagmamakaawa. Kailangan niya daw ng trabaho, sagot ni Mommy. Natigilan naman si Daddy, at napatango-tango. Muli kong naisip ang tangang babae. Siguro siya ang tinutukoy ni Mommy, mukhang teenager pa nga ang babaeng iyon. At siya din siguro ang tinutukoy ni Elijah kanina. Well, nasa sayo ang lahat ng desisyon, sweetheart. As long as magagampanan ng maayos ang trabaho, walang problema sa akin, sagot ni Daddy na pangiti naman si Mommy. Iyan din ang naisip ko kanina. Hayaan mo, paobserbahan ko na lang siya kay Manang. Mukhang mabait naman ang batang iyon, sagot ni Mommy. Napangiti naman si Daddy, at binalingan ako. Siya nga pala Rafael, kausap ko kanina ang Kuya Christian mo. Personal ka daw niyang tuturuan simula sa Lunes, kaya ihanda mo ang sarili mo. Ayaw ko nang makarinig ng kahit na anong excuses mula sa iyo, ha. Kailangan mong mag-focus, at iwasan mo muna ang kakadala ng babae sa isa sa mga kondo mo. Dito ka muna umuwi hanggat hindi mo pa kabisado ang pamamalakad ng kumpanya, wika ni Daddy. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Paano nito nalaman na may kondo ako at doon ko dinadala ang nagiging mga babae ko? Ikaw talagang bata ka. Tigil-tigilan mo na nga ang kakalaro sa damdamin ng mga nagiging girlfriend mo. Hindi ka na bumabata, Rafael, ha? Baka mamaya makarma ka dyan sa ginagawa mong iyan, sabat naman ni Mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapayupo. Hindi ko akalain na aware ang mga magulang ko sa mga kalokohan na ginagawa ko. Mom, sa simula pa lang pareho naman naming gusto iyon. Halos karamihan sa kanila ayaw ng commitment, kaya walang karma na mangyayari, sagot ko. Umismid lang si Mommy sa sagot ko. Napangiti naman ako. Kahit na. Hindi yata nagtatagal kahit isang buwan man lang ang babae sa'yo. Isa pa ngayong nandito ka na sa mansyon, iwasan mo nang sungitan ang mga kasambahay, ha? Akala mo siguro hindi ko alam ang mga pinanggagawa mo sa kanila? Kaunting pagkakamali binubulyawan mo daw sila, muling kastigo ni Mommy. Napakamot naman ako ng ulo. Tumawa naman si Daddy. Sino ba namang amo ang matutuwa kung palpak ang trabaho ng mga nakapalibot sa kanila? Natural. Papagalitan ko para alam nila ang kanilang pagkakamali. Palibhasa kasi alam ko kung gaano kabait si Mommy pagdating sa mga kasama namin dito sa bahay. Wala naman problema sa akin yon, kaya lang nag-aalala ako na baka mamihasa sila. Baka abusuhin nila ang kabaitan ng pamilya ko. Hayaan mo na, sweeter. Iba na ang mga kabataan ngayon. Masyado na silang mapupuso. Hayaan na nating mag-enjoy si Rafael sa pagiging buhay binata niya. Ngayon palang tikman na niya ang mga putahing gusto niya, para kapag matagpuan niya na ang babaeng magpapatibok ng puso niya, sawa na siyang tumingin sa iba, sagot naman ni Daddy. Napangiti ako nang makita ko na kinurot ito ni Mommy. Hay naku! Ikaw talaga. Imbes na pagsabihan mo iyang anak mo, kinukusente mo pa, sagot ni Mommy na may halong inis na sa boses. Pagkatapos ay tumayo na ito at agad na umalis. Kakamot-kamot naman ng ulo si Daddy na napasunod dito. Nilingon pa ako nito at saka kinindatan. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Sanay na ako sa mga magulang ko. Alam kong ang nakikita ko kanina ay bahagi iyon ng kanilang lambingan. Sana kapag matagpuan ko na ang babaeng para sa akin, katulad siya ni Mommy. Mabait, maalaga at mapagmahal. Mabilis lumipas ang oras. Agad akong bumalik ng kwarto pagkatapos namin kumain ng dinner. Mabuti na lang at hindi na nangulit ang pamangkin kong si Eliha. Balak daw nito magbabad muna sa pool ngayong gabi. Niyaya pa ako, pero tumanggi ako.
Naligo na ako kanina at gusto kong matulog ng maaga. May GYM dito sa mansyon, pero balak kong mag-jogging sa labas bukas ng umaga. Balak ko din manghunting ng chicks. Pampalipas ng oras. Kinaumagahan, madilim pa ang paligid na sa lawn na ako ng mansyon. Abala ako sa pagwa-warm up nang mapansin ko ang pagtigil ng sasakyan sa tapat ng gate. Ang aga naman nilang lumabas. Hindi ko mapigil ang bulong sa aking sarili. Nakamasid lang ako nang bumaba mula sa loob ng sasakyan sila Manang Espe, ang bagong kasambahay namin. Ito ay yung babae na nakita kong tumatabo ng tubig sa pool. Hindi ko maiwasan na mapataas ang aking kilay nang mapansin ko na naka-inform pang kasambahay na ito. Wala namang special sa suot nito, pero hindi ko maiwasan na mapahanga sa hitsura nito ngayon. Kung kahapon parang suot ng sinaunang tao ang damit nito, gumagay naman dito ang suot nitong uniform ngayon. Gray scrub suit ang kadalasan na uniform dito sa mansyon, at hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko malaalis-alis ang tingin dito. Parang ang sexy nitong tingnan gayong halos natakpan naman nito ang buo nitong katawan. Normal na pananamit lang ito kung totoosin ng mga nakakahalubilo kong kasambahay namin, pero hindi ko maintindihan kung bakit parang ang ganda niyang tingnan ngayon. Mas maganda siguro itong tingnan kung magsusuot ito ng iba pang damit. Ipinilig ko ang aking ulo para bumalik ako sa huwesyo. Kay aga-aga kung ano ang naiisip ko. Hindi ako dapat humanga sa isang kasambahay namin. Lalo na kung tatanga-tanga at mukhang walang pinag-aralan. Saktong binuksan na ng driver ang hulihang bahagi ng sasakyan nang lumapit ako sa kanila. Aktong bubuhatin na nila ang kanilang pinamili nang maagaw ko ang atensyon nila. Good morning Sir Rafael, pasensya na po. Medyo malansa itong mga dala namin, agad na bati sa akin ni Manang Espe. Narinig ko din na binati ako ng driver. Tango lang ang naging sagot ko sa kanila. Pagkatapos ay muli kong tinitigan ang bagong kasambahay. Agad kong napansin ang bahagyang pag-iwas sa akin nito. Mukhang natakot ito sa presensya ko. Hindi ko maiwasan na mapataas ang aking kilay. Ang aga nyo naman Manang, wika ko na lang dito para naman may maisagot ako sa pagbati nito. Nako, kagabi pa ibinigay ng mommy mo ang mga listahan na dapat bilhin ngayon. Alam mo naman na paborito ng mga kapatid mo ang seafoods, kaya ito ang nangunguna sa ihahada. Ngayong araw, sagot nito. Tumango na lang ako at binalingan ng tingin ang kanilang pinamili. Mukhang madami nga, at talo pa namin ang may malaking handaan na magaganap sa mansyon. Sige, ipasok nyo na sa loob. Baka kumalat pa ang amoy niyan dito sa labas, wika ko. Agad naman silang tumalima, at tumulong na din ang driver sa pagbubuhat ng kanilang pinamili. Nasundan ko na lang ng tingin ang kanilang pagtalikod sa akin. Ngayon ko lang din napansin na hindi man lang ako binati ni Veronica. Iwas na iwas din itong tumingin sa akin. Madaling araw pa lang ay pareho na kaming gising ni Manang Espe. Isasama niya daw ako para mamili ng seafood sa fish market. Iyon daw kasi ang nangunguna na gusto kainin ng mga anak ni Madam Carissa, kaya naman agad akong naligo at isinuot na ang bigay nitong uniform. Natuwa naman ako sa naging hitsura ko. Sakto lang sa akin na sukat at pakiramdam ko mas komportable kapag ito ang isusuot ko. Mabuti na din at may uniform kami dito sa mansyon dahil ilang piraso lang naman ang dala kong damit. Isa pa mga luma na iyon at nakakahiya ng isuot. Alam na ni Manang Espe kung ano ang bibilhin, kaya hindi na din naman kami nagtagal pa sa fish market. Bumili ito ng crabs, hipon at malalaking isda. Nakakalula pala ang presyo ng bilihin dito sa Manila. Wala pa halos sa kalahati ng presyo doon sa amin. Binabara pa minsan ng mga mayayamang negosyante ang mga huli ng maliliit na mangingisda kagaya sa mga magulang ko. Samantalang pagdating pala dito sa Manila, halos ilandaang porsyento na ang patong. Veronica, basta iwasan mo lang magkamali sa trabaho, magiging maayos din ang buhay mo sa mansyon. Sa nasabi ko na mababait ang mga amo natin maliban lang kay Sir Rafael, agad akong napatingin kay Nanay Espe nang magsalita ito. Ganoon po ba? Hayaan niyo po Manang, gagawin ko po lahat ng makakaya ko para matutunan agad ang mga trabahong nakaatang sa akin, nakangiti kong sagot. Nakangiti naman itong tumitig sa akin. Bakit nga pala pagiging katulong ang inaplayan mo? Pwede ka namang maging sales lady sa mga malls o di kaya maging crew sa mga fast food. At least kapag doon ka magtatrabaho, mas marami kang makilalang kaibigan.
Pwede ka pang makapamasyal kapag tapos na ang oras ng trabaho mo. Baka sa pagtataka sa boses na tanong nito. Natigilan naman ako. Eh, hindi po kasi ako pwede doon manang. Hindi po ako nakatapos, nahihiya kong sagot habang nakayuko. Sandaling natigilan si Manang Espe bago muling nagsalita. Hindi ka nakatapos. Pero nakapag-aral ka naman, 'di ba? Tanong nito. Nahihiya akong tumango. Opo, kaya lang hanggang grade 4 lang po. Hindi po kasi ako nakakapasok ng school kapag sumasama si nanay kay tatay sa dagat. Walang mag-aalaga sa mga maliliit ko pang kapatid. Malungkot kong sagot. Hindi ko na naman mapigilan ang maluha habang inaalala ko ang kagustuhan kong makapag-aral noon. Kaya lang ipinanganak akong mahirap kaya hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral kahit na gusto ko. Ganoon ba? Nako, kawawa ka naman pala. Ang gandang bata mo pa naman sana at malayo ang mararating mo kung nakapag-aral ka, nakangiting sagot ni Manang. Kaya nga po masaya ako dahil natanggap ako sa mansyon. Kahit papaano kikita na ako ng pera at makapagpadala na ako sa amin, sagot ko. Agad naman napatango si Manang at hindi na ito umimik pa. Namalayan ko na lang na tumigil na ang sinasakyan naming kotse sa tapat ng mansyon. Agad na bumaba si Manang Espe, kaya sumunod na din ako dito. Akmang kukunin na namin ang mga pinamili namin sa likod na kotse na mapansin ko ang paglapit ng isang tao na gusto ko sanang iwasan. Si Sir Rafael. Parang gusto kong magtago dito dahil natatakot akong baka sungitan na naman ako nito. Seryoso pa naman ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Narinig ko pa ang pagbati ni Manang at ng driver dito. Dahil sa nerbiyos, hindi na ako nagsalita pa at nakayuko lang akong nakatayo sa likuran ni Manang habang nakikipag-usap ito kay Sir Rafael at nang sabahin nito na pwede na namin ipasok ang pinamili namin ay parang may pakpak ang mga paa ko. Agad kong kinuha ang ilang supot at nagmamadaling naglakad papasok ng mansyon. Dumadagundong ang dibdib ko sa matinding kaba. Ikaw talagang bata ka. Hindi mo man lang binati si Sir Rafael. Sa susunod huwag mong kalimutan na magbigay. Galang sa kanya ha. Buti na lang at mukhang maganda ang gising niya at hindi ka nasigawan, agad na wika ni Manang nang makarating kami ng kusina. Sorry po Manang. Nagulat lang po kasi ako pagkakita ko kay Sir Rafael. Ang aga niya po pala kung gumising, sagot ko. Minsan maaga iyan na digising si Sir Rafael. Mahilig kasi iyan mag-jogging sa labas ng mansyon, sabat naman ang driver na nag-umpisa ng magtimpla ng kape. Pero hayaan mo, minsan lang na naglalagi iyan si Sir dito sa mansyon. Sila Madam Carissa at Sir Gabriel lang talaga ang palagi natin makakasama dito kaya mag-relax ka lang. Huwag kang matakot dahil mababait sila, sagot naman ni Manang Espe. Para naman akong nabunutan ng tinik. Hindi din siguro. Papalitan na ni Sir Rafael si Sir Christian sa posisyon nito. Gusto ni Sir Gabriel na dito na muna maglalagi sa mansyon si Sir Rafael habang pinag-aaralan niya ang pamamalakad sa kumpanya. Ako ang magiging driver niya, kaya alam kong dito na siya uuwi araw-araw, sabat naman ng driver na si Mang Gary. Lalo tuloy akong kinabahan sa sinabi nito. Talaga? Hindi ko yata alam yan ah, sagot naman ni Manang. Hindi mo talaga alam kasi nandito ka lang naman sa loob. Ako kaya ang kasama nila Sir sa resort at naririnig ko sa usapan nila, sagot naman ni Mang Gary. Hindi ko alam na madaldal pala ito. Tahimik lang kasi ito kanina. Ay kung ganoon dapat pala pagsabihan ko ang mga kasambahay. Mukhang marami na naman ang iiyak nito, sagot ni Manang. Pagkatapos ay tumitig ito sa akin. Sa Harden ka daw maaasing Veronica. Sa susunod na araw na kita tuturuan sa mga gagawin mo doon. Sa ngayon tumulong ka muna dito sa kusina dahil magiging abala tayo ngayon at bukas. Huwag kang matakot, di ako ang bahala sa iyo, wika ni Manang sa akin. Tumango naman ako. Sa ngayon, magkape ka muna. May tinapay na din dyan. Mamaya lang ng kaunti nandito na din iyong iba pang mga trabahador. Magiging abala na ang lahat kaya ihanda mo ang sarili mo, wika ni Manang. Agad naman ako kumuha ng baso at nagumpisa ng magtempla ng kape. Nasa kalagitnaan na kami sa paghigop ng kape nang may narinig kaming malakas na boses. Hello everyone! Good morning, masiglang wika ng boses lalaki.
sabay pa kaming napatingin sa pintuan ng kusina. Agad na pumasok ang makisig na mukha ng lalaking apo ni Madam Carissa na si Elijah. Nakangiti ito habang palapit sa kinaroroonan namin. "Good morning, sir," magkasabay na bati ni Manang at Manong. Hindi na ako nakasabay sa kanila dahil nagulat ako sa biglang pagsulpot nito. Isa pa agad kong napansin ang pagtitig nito sa akin kasabay ng pagngiti. "Good morning, sir," bati ko na lang din sabay yuko. "Wow! Ganda niya, Manang, no? Parang crush ko na tuloy siya," nakangiti nitong wika sabay lapit sa akin. Agad naman akong nakaramdam ng hiya sabay yuko. "Naku, si Sir Elijah talaga. Huwag mong biruin ng ganyan si Veronica, bago lang iyan dito, at isa pa bata pa iyan," sabat naman ni Manang. Agad naman napahalakhak si Elijah bago sumagot. "Bakit ilang taon na ba siya, Veronica Wright? Ilang taon ka na? Huwag kang mahiya sa akin, hindi ako katulad sa uncle na parang laging galit sa mga kasambahay. Mabait ako at pwede mo akong gawing kaibigan," tatawa-tawa nitong wika. 18 pa lang siya, Sir Elijah," sagot ni Manang. Muli itong tumawa. "Bakit ikaw ang sumasagot, Manang?" "Si Veronica ang gusto kong kausapin. Huwag niyang sabihin nahihiya sa kapugihan ko," tumatawang sagot ni Elijah. Lalo naman akong nakaramdam ng hiya. Ganito ba talaga siya sa mga kasambahay? Parang ang bilis niyang makapalagayan ng loob. "Naku, ewan ko sa iyong bata ka. Huwag mo munang kausapin si Veronica dahil naninibago pa yan," sagot ulit ni Manang. Pagkatapos binalingan ako nito. Parating na si Maricar. "Tulungan mo siyang ayusin ang mga kubyerto sa dining area. Tuturuan ka din niya sa mga dapat mong gawin doon." Parating na ang tagaluto at ilang sandali na lang mag-umpisa na siyang magluto ng breakfast nila Madam at Sir, wika nito. Agad ko naman sinipat ang relo na nakakabit dito sa loob ng kusina. Halos alas 6 pa lang ng umaga. "Sa ngayon, palitan mo pala muna ang suot mong uniform. Galing pala labas at kailangan lagi malinis tayo kapag nandito tayo sa loob ng mansyon. Huwag kang magtagal, Veronica," muling wika ni Manang. Agad naman akong tumayo at umalis na. Hindi ko na sinulyapan pa si Sir Elijah dahil nahihiya talaga ako dito. Mabilis kong pinalitan ang uniform ko at agad na bumalik ng kusina. Naabutan ko na ang tagaluto na abala sa paghahalo ng kanyang niluluto. Mabilis naman akong niyaya ni Ate Maricar para pumunta sa dining area. First time kong pumasok dito at namangha ako sa nakita. Ang lawak ng buong paligid at ang haba ng kanilang lamesa. Gaano ba kalaki ang pamilya ng amo namin? Ngayon lang din ako nakakita ng chandelier sa tanang buhay ko. Kumikinang ito na parang isang diamante. "Ganito ang table setting nila, tandaan mo ang lahat ng ituturo ko sa iyo, Veronica, ha? Bawal magkamali sa ganitong sitwasyon." Maselan si Sir Gabriel, lalo na pagdating sa pagsasaayos ng mga kubyertos. Kay Madam Carissa naman walang problema. Likas na mabait ang amo natin na babae, pero syempre, nakakahiya pa rin kung hindi maayos. Ang pagkakalagay natin ng mga kubyertos nila. "Kailangan perfect lahat ng trabaho natin dito," napukaw ako sa pag-iisip ng magsalita si Ate Maricar. Agad naman akong nag-focus at tinandaan ang mga ginagawa nito. "Kailangan kong i-memorize lahat dahil kailangan ko ang trabahong ito." Pagkatapos namin mag-ayos ay isa-isa na naming dinala ang mga pagkain na nailuto na ng tagaluto papuntang dining area. Kakatapos lang namin ayusin ang lahat ng sabay na pumasok ang aming mga amo na si Madam Carissa at ang asawa nitong si Gabriel. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Sir Gabriel. Dito nga pala talaga nakuha ni Sir Rafael ang hitsura niya. At nang bumati si Ate Maricar sabay yuko nakigaya na din ako. "Good morning, Madam, Sir," halos sabay naming wika. "Nakangiti namang." Tumango si Madam Carissa at isa-isa namang tiningnan ni Sir Gabriel ang mga nakahain sa lamesa. Ipinaghila pa nito ang asawa ng upuan at inalalayan pang maupo. "Ganito ba ang mga mayayaman? Sila nanay at tatay kasi hindi ganito ka-sweet. Hindi pa ba bumababa ang mga bata?" tanong ni Sir. Agad naman sumagot si Ate Maricar. "Nakita ko po kanina si Sir Elijah, pero si Sir Rafael kababalik lang po galing mag-jogging," sagot ni Ate Maricar.
Tahimik lang akong nakatayo sa tabi nito at nakayuko. Sige, pwede nyo na kaming iiwan. Pakisabi kay Manang Espe na pakainin na lahat ng kasama nyo. Mamayang tanghali ang dating ng mga bata, kaya tulungan nyo na ang tagaluto para mapadali ang trabaho, wika naman ni Madam Carissa. Kinalabit ako ni Ate Maricar at sabay na kaming lumabas. Ng dining area. Ganyan dito. Once na makita nilang kumpleto na ang lahat ng kailangan nila sa lamesa, ayaw nilang pinapanood sila ng mga kasambahay na kumain. Halika na, kain na din tayo sa kusina, wika ni Ate Maricar. Agad naman akong sumunod dito. Mukhang mabait nga sila Madam Carissa at Sir Gabriel. Mabilis na lumipas ang mga oras. Abala ang lahat ng mga kasama ko. Itinuka na ako ni Manang na tulungan si Ate Maricar sa dining area. Kami na din ang tagadala ng mga pagkain sa dining kaya na naging abala na din ako. Maayos naman ang samahan namin ng mga kasambahay kaya naging magaan ang trabaho. Kakalapag ko lang ng buttered shrimp sa lamesa nang may biglang pumasok. Mag-isa lang ako sa dining area dahil nagpaalam si Ate Maricar na iinom muna ng tubig sa kusina. Wow, daming foods ah. At lahat favorite ko, bulalas ng babaeng kakapasok lang. Napakaganda nito habang may ngiting nakaguhit sa labi. Well, mukhang pinaghandaan talaga ni Mommy ang araw na ito. Balita ko nandito din ang babae ro nating bunsong kapatid, sabat naman ng isa pa. Hindi ko naman maiwasan na titigan sila. Hindi sila nakakasawang titigan. And who are you? Bago ka ba dito, baling naman ang naunang dumating na babae sa akin. Nakangiti itong nakatitig sa akin. Nahihiya naman akong napayuko. Baka napansin nito na kanina ko pa sila tinitigan. Isa pa, nakalimutan ko na naman silang batiin. Baka ito yung mga anak ng amo namin. Kakahapon lang po ako dumating dito ma'am, sagot ko sa mahinang. Boses. Oh really? Mabuti naman at kumuha na si Mommy ng medyo batang katulong Ate Mira. Ang alam ko mas gusto niya iyong mga may edad na, wika ulit ito. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Well, mukha naman siyang mabait. No big deals. What's your name nga pala, sagot ng tinawag na Mira. Veronica po, sagot ko. Nakangiti naman itong lumapit sa akin. Well, nice to meet you Veronica. Nice name. Bagay sa maganda mong mukha, wika nito. Lalo tuloy akong nakaramdam ng hiya dito. Ako naging maganda sa paningin ng ibang tao. Ako nga pala si Miracle at siya naman si Arabella. Don't worry, hindi kami nangangay ng tao, kaya huwag kang matakot sa amin, wika nito. Pagkatapos ay naglakad na ito palabas. Ng dining area. Naiwan naman ang babaeng nangangalang Arabella. You know what, parang may kamukha ka. Hindi ko lang malaman kung paano pero pakiramdam ko talaga may kakilala akong tao na kamukhang kamukha mo, wika nito. Nang tingnan ko ito ay titig na titig ito sa akin. Po. Galing po akong probensya ma'am. Kakaluwas ko lang po dito sa Manila, 2 linggo na ang nakalipas, sagot ko. Titig na titig pa rin ito sa akin at parang minimemorize nito ang hitsura ko. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka at napatitig dito. Parang nakita ko na nga din itong si Ma'am Arabella. Agad na nanlaki ang aking mga mata ng isang alaala ang pumasok sa isip ko. Habang nakatitig sa magandang mukha ni Ma'am Arabella, ay biglang dagsa ng realisasyon sa isip ko. Hindi ako maaring magkamali. Ito ang babae na laging ikinikwento sa akin ni Nanay. Ang babaeng minsan niyang naging kaibigan ng mapadpad ito sa isla noon. Ang babaeng ilang araw lang daw niyang nakasama pero nagiging mabait ang pagtrato sa kanila. Ma'am, minsan na po ba kayong napadpad sa lugar namin noon? Hindi ko maiwasan na tanong dito. Tumitig naman ito sa akin at parang may inaalala. Marami na akong lugar na mapuntahan and isa lang ang sure ko. Familiar sa akin ang mukha mo. Saan nga pala ang probensya mo? Tanong nito. Sa isla po ng Santa Barbara. Parang nakapunta na po kayo noon ma'am. Parang kamukha niyo po kasi ang babae sa larawan na nakadisplay sa bahay namin, sagot ko dito. Saglit itong natigilan at malalim na nag-isip. Pagkatapos ay agad na nanlaki ang mga mata nito at napatitig sa akin. OHM my GOD. Nakapunta na kami sa lugar na yan.
Kasama ko si Mommy noon, agad na bulalas nito at muli akong tinitigan. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti sa isiping ito nga ang babaeng laging bukang bibig ni Nanay. Si Ma'am Arabella. Kilala mo ba si Venus? Yes, si Venus. Yung naging friend ko sa lugar na yun dati, bulalas nito. Hindi ko maiwasan ang mapangiti sa baitang. Opo, ananay ko po siya, sagot ko. Agad na nanlaki ang mga mata nito sabay lapit sa akin. Pagkatapos ay parang kinikilatis pa ako nito. Hindi ko naman maiwasan ang makaramdam ng hiya dahil sa kanyang ginagawa. Talaga? Wow! Iikaw na iyong anak niya, tanong nitong muli. Tumango ako. Sino ang nakatuluyan niya? Grabe, halos ilang years na din ang lumipas, pero hindi pa rin makalimutan ang lugar na iyon. Doon kami napadpad ni Mommy nang naglayas kami, wika nito kasabay ng pagtawa. Pagkatapos muli akong tinitigan. Let's go! Kailangan malaman ni Mommy na anak ka pala ng dati kong friend sa si Venus. Tiyak na magugulat iyon. Alam mo bang gusto namin bumalik sa lugar na iyon? Kaya lang naging abala na kami sa pagbalik namin dito sa Manila. Hanggang sa nakalimutan na namin ang planong iyon, wika nito sa akin sabay hawak sa aking kamay. Agad naman akong nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa nito. Naku ma'am, huwag na po. Nakakahiya po, sagot ko. Umiling naman ito at hinila pa ako palabas ng dining area. Muli akong namangha sa mga dinaanan namin. Hanggang labas ng bahay at dining pa lang kasi ang nakikita ko dito sa mansyon. Hindi ko akalin na mas maganda pala dito sa loob. Nangingintab ang buong paligid at kapansin-pansin ang karangyaan sa bawat sulok ng bahay. Diyos ko, sobrang yaman pala talaga ng amo ko. Natatakot tuloy akong umapak sa makintab na sahig. Baka madumihan. Agad kong napansin na pumasok sa kami sa isang malawak na silid. Nandito yata sa loob ang lahat miyembro ng pamilya nila, madam. You know what? May bago akong nalaman ngayon, malakas na wika ni Ma'am Arabella nang makapasok kami. Agad naman napukaw ang aking attention at halos lumubog ako sa sobrang hiya ng masilayan ko ang maraming peres ng mga mata na nakatingin sa gawin naming dalawa ni Ma'am Arabella. Kasama na dito ang peres ng mga mata ni Sir Rafael. Agad akong napayuko. Mommy, naalala mo si Venus Wright? Yung magandang teenager doon sa island, agad na tanong ni Arabella. Venus who? Narinig kong tanong ni Sir Rafael. Napalunok ako ng makailang ulit nang ma-realized ko kung gaano kaseryoso ang boses nito. Mukhang naistorbo namin ang seryosong pag-uusap ng buong pamilya. Napansin ko din si Ma'am Mira na nakaupo sa tabi ng isang lalaki. Siguro iyon ang kanyang asawa. May mga kabataan din akong nakikita dito sa loob at marahil ay mga anak nila iyon. May isang babae din at lalaki na. Nakaupo sa kabilang bahagi. Lahat sila ay nakatitig sa gawin namin ni Ma'am Arabella na bakas ang pagtataka sa mga mata habang hinihintay ang mga susunod na sasabihin ni Ma'am Arabella. Si Mommy ang kausap ko, Rafael, dahil wala ka pang malay noong mga panahon na iyon. Nasa tumi ka pa lang ni Mommy noong time na iyon, sagot ni Ma'am Arabella. Nanahimik naman ang masungit kong amo. Pero ramdam ko ang talim ng pagkakatitig nito sa akin. So anong meron sa island na iyon? At bakit hawak mo sa kamay si Veronica na akala mo tatakasan ka? Narinig ko namang tanong ni Madam Carissa. Bakas ang pagtataka sa boses nito. Mommy, siya ang anak ni Venus. Yung friend ko. Yung dalagita na lagi mong hinihingian ng mangganoon, bulalas ni Ma'am Arabella. Napansin ko ang pagtitig sa akin ni Ma'am Carissa at saka tumango. Wow, small world. Ikaw na ba ang anak ni Venus, iha? Tanong nito. Tumayo pa ito at lumapit sa akin. Nahihiya naman akong tumango. Hindi ko alam kung bakit big deal sa kanila ang bagay na iyon. Ano ngayon kung anak ako ni Nanay Venus? Wala naman sigurong special doon, di ba? See, naalala mo yung friend ko na si Venus Enwa? Hindi ko akalain na may anak na din pala siya. Hindi ako. Makapaniwala na dito siya mapadpad sa mansyon, masayang wika ni Ma'am Arabella. Napayuko naman ako. Kung alam lang nito na kalahating dosena ang anak nila nanay at tatay. Baka lalo itong mawendang.
hindi ko akalain na minsang nagkaroon ng mayamang kaibigan si nanay. Anong special doon? Kiaske. Kiaske, narinig kong pangsabat ni Rafael. Agad naman itong binalingan ni Ma'am Arabella. Walang special. Masaya lang ako dahil nandito pala sa mansyon ang anak ng kaibigan ko noon. Nakakaramdam tuloy ako ng guilt. Nag-promise pa naman ako sa kanya noon na babalik ako doon sa isla. Kaya lang hindi na nangyari dahil nawala na sa isip ko ang lahat, sagot ni Ma'am Arabella. Mukhang wala namang pakialam si Sir Rafael, samantalang ang ibang tao dito sa living room ay wala man lang ipinakitang kahit na anong reaksyon. Parang gusto ko tuloy manliit dahil sa hiya. Ano ba naman itong si Ma'am Arabella? Isang hamak lang naman akong kasambahay dito, pero kung itrato niya ako, para bang napaka-special ko. Baka mamaya matanggal pa ako dahil sa ginawa nito ngayon. Hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako, sagot ulit ni Sir Rafael. Naglakad ito papunta sa kinatatayuan namin ni Ma'am Arabella, pagkatapos sinipat ako ng tingin. Pagkatapos ay agad itong naglakad palabas ng living room. Mag-uusap pa tayo, iha. Marami akong gustong itanong sa pamilya mo. Hindi man lang namin nasuklian ang kabaitan ng nanay mo nang naging mga kaibigan ni Arabella sa lugar na iyon. Sa maikling panahon na pananatili namin sa islang iyon, naging mabait silang kaibigan ni Arabella. Nakangiting wika sa akin ni Madam Carissa. Hindi ako nakasagot. Nanatili lang akong nakayuko. Bueno, alam kong gutom na ang lahat. Sa dining na muna tayo, anunsyo nito sa lahat. Agad naman nagsipagtayuan ang lahat. Agad naman akong nagpaalam kay Ma'am Arabella na babalik na ako ng kusina. Nakangiti itong tumango sa akin at sinabi nitong kakausapin daw ako nito mamaya. Tanging-tango lang ang naging sagot ko at mabilis nang tumalikod. Pagdating ng kusina at agad akong napainom ng tubig dahil sa kaba. Pakiramdam ko at takihin ako sa puso. Nakaharap ko lang naman ang halos lahat ng miyembro ng pamilya ng amo ko. Mukha naman silang mababait pero kahit na. Anong nangyari? Saan ka dinala kanina ni Ma'am Arabella? May hindi ba siya nagustuhan sa trabaho mo? Agad na pukaw sa akin ni Manang. Tulala ko itong tinitigan. Napagalitan ka ba niya? Dapat pala hindi na kita iniwan sa dining. Ano ba ang nangyari? Tanong naman ni Ate Marika. Agad naman akong umihing. Hindi po. Kinausap niya lang ako. Sagot ko. Tinitigan ako ni Manang. Sige, ako na at si Maricar ang bahala sa dining. Magpahinga ka na muna sa kwarto natin. Masama ba ang pakiramdam mo? Namumutla ka eh, sabat naman ni Manang sa nag-aalalang boses. Ayos lang po ako, Manang. Dito na lang po ako sa kusina, sagot ko. Hindi, pumasok ka muna sa kwarto at mag-relax. Maaga tayong nagising kanina at alam kong pagod ka na. Marami namang ibang kasambahay dito. Ako ang mayordoma at ako ang magdedesisyon sa lahat ng bagay, sagot nito. Wala na akong nagawa kundi ang tumango na lang at dahan na naglakad papuntang kwarto. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin ngayon. Si Ma'am Arabella nga ang laging ikinikwento sa akin ni nanay noon. Tiyak na matutuwa si nanay kapag malaman nito na anak ng naging amo ko dito sa Manila ang dati niyang kaibigan. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Pagdating ng kwarto agad akong naupo sa aking higaan. Kailangan ko nga sigurong magpahinga. Ngayon ko lang naramdaman ang pagod sa katawan ko. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Nagising ako sa mahinang tapik sa aking pisngi. Agad akong napadilat at sumalubong sa aking paningin ang nakangiting mukha ni Manang. Gumising ka na muna. Hapon na at mukhang napasarap ang tulog mo. Kumain ka muna sa kusina dahil kanina ka pa hinahanap ni Ma'am Arabella, wika nito sa akin. Agad akong napabangon. Naku, pasensya na po. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako, nahihiya kong wika dito. Ayos lang. Sumunod ka na agad sa akin sa kusina, wika ni Manang. Agad naman akong tumalima. Pagdating ng kusina ay maraming pagkain sa lamesa. Nadatnan ko din ang ilang mga kasamahan namin na abala sa pagkain. Agad akong inabutan ni Manang ng pinggan. Pagkatapos kumain, pwede nang magpahinga ang lahat, anunsyo ni Manang.
agad naman nagsipag tanguan ang lahat. Kayong dalawa ang bahala ni Maricar mamaya sa pag-antabay sa mga kailangan pa ng mga amo natin. Nasa gazebo lang naman sila at nagkukwentuhan. Ang mga bata naman ay nasa pool. May balak din yata silang lumabas ngayon para mag-shopping. Abangan nyo lang. Baka may iutos sila sa inyo, wika ni Manang sa akin. Agad naman akong tumango. Isa siguro ito sa mga dahilan kaya pinagpahinga ako ni Manang. Ako pala ang mag-aasikaso sa kanila mamaya. Pagkatapos kumain ay agad akong nilapitan ni Ate Maricar. Mukhang nakapagpahinga na din ito kagaya ko. Parang kakagising lang din ito. Puntahan natin sa gazebo ang mga amo natin. Baka may iutos sila, wika nito. Agad naman akong sumunod dito. Pagdating namin ng gazebo ay agad kong namataan ang mga amo namin. Mukhang seryoso nga silang nag-uusap. Agad na dumako ang tingin ko kay Sir Rafael. Kaharap nito ang kanyang ama at ina pati na din ang isang lalaki. Samantalang nasa kabilang dako naman sila Ma'am Arabella, Ma'am Mira at ang isa pang babae. Tatlo lahat ng anak nila Sir at Madam. Ang kambal na si Sir Christian at Ma'am Miracle at bunso na si Sir Rafael. Si Ma'am Arabella naman adopted child nila iyan, bulong sa akin ni Ate Maricar. Natigilan naman ako. Ganoon po ba? Pero mukhang mabait naman si Ma'am Arabella, sagot ko. Napansin ko ang pagngiti nito. Hindi rin. Nagsusungit din yan paminsan-minsan. Ang mabait talaga si Ma'am Miracle. Maana siya kay Madam Carissa, bulong nito. Nakatayo lang kami sa hindi kalayuan sa kanila. Ano nga pala ang ginagawa natin dito ate, nagtataka kong tanong. Agad naman itong sumagot. Naghihintay ng utos. Dito lang tayo. Baka may ipapagawa sila Madam at Sir. Sagot nito. Agad akong napatango. Sabay pa kaming napahakbang ni Ate Maricar nang biglang kumaway sa gawin namin si Ma'am Arabella. Agad kaming napalapit sa pag-aakalang may iutos ito sa amin. Hindi ba't ang ganda niya ate, narinig ko pang wika ni Ma'am Arabella nang makalapit kami. Ma'am, may iutos po ba kayo? Tanong agad naman ni Ate Maricar. Tahimik lang ako sa tabi nito. Wala naman. Balak naming pumunta ng mall ngayon. Gusto namin isama kayong dalawa ni Veronica, kaya magbihis kayo, nakangiting sagot ni Ma'am Arabella. Hindi ka ba sasama anak? Seryosong tanong ni Mommy. Nakabihis na ang lahat. Lahat ay excited na para sa pamamasyal. Agad kong umiling at sumandal pa sa upuan. Parang bigla akong napagod sa dami ng pinag-usapan namin kanina. Tungkol iyon sa posible kong maging responsibilidad kung tuluyan ko ng hawakan ang kumpanya. Ikaw ang bahala. Alam mo naman ang mga pamangkin mo kapag ganitong weekend hindi maiwasan na magyayaya na lumabas, muling sagot ni Mommy. Killjoy talaga. Pero kung babae ang magyaya mabilis pa sa alas, 4 kung pumayag, narinig ko namang sabat ni Ate Miracle. Talagang sinadya nitong lakasan ang boses para marinig ko. Hindi ko nalang pinansin dahil totoo naman. Mas gusto ko pang lumabas kasama ang barkada o di kaya makipagkita sa prospect kong maging kafling. Agad kong kinuha ang juice sa lamesa. Aktong inumin ko na sana ito nang dumako ang tingin ko sa dalawa naming kasambahay na parating. Partikular kay Veronica. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ako sa hitsura nito ngayon. Hindi na ito naka-uniform na pangkasambahay, pero ang suot naman na damit nito, hindi ko alam kung kailan pa nauso. Isang makulay na mahabang palda at matingkad na kulay yellow-green na shirt. Wala bang fashion sense ang babaeng ito? Saang lupalok ba ng mundo galing ito? Napansin ko ang pagkagulat ang lahat habang nakatitig dito. Hindi marahil nila akalain na may kasambahay silang ibang-iba ang taste pagdating sa pananamit. Napansin ko din na natawa ang mga pamangkin ko habang titig na titig kay Veronica. Shit! Ano yung suit, Monica? Si Eliha ang unang nakabawi sa pagkagulat. Agad itong lumapit kay Veronica at sinipat nito ng tingin. Bakit po? Pangit po ba? Narinig kong tanong nito sa nahihiyang boses. Ha? Hindi naman kaya lang sobrang init ng panahon eh. Baka pagpawisan ka sa pupuntahan natin. Baka hindi ka maging comfortable doon, sagot naman ni Eliha. Kahit kailan talaga hindi ko alam kung saan nakalagay ang utak ng pamangkin kong ito. Halata namang pati siya natatawa sa suot ni Veronica.
ayaw pang diretsahin. Hindi lang pangit. Sobrang pangit. Buhay pa ba ang nagdisenyo ng damit na yan? Hindi ko napigilang sagot. Agad kong napansin ang pamumula ng mukha nito marahil sa matinding pagkapahiya. Agad akong tinapunan ng masamang tingin ni Ate Arabella. I think much better kung uniform mo na lang muna ang isuot mo, Veronica. Bibili na lang tayo ng mga damit mo mamaya na babagay sa panlasa ng kapatid ko, sabat naman ni Arabella sabay sulyap sa akin. Masama ko itong tinitigan. Wala ka na bang ibang damit, iha? Masyadong malaki sa'yo ang damit na yan at baka mahirapan kang kumilos kapag iyan ang isuot mo sa mall, wika ni Mommy. Lalo naman itong napayuko. Hiyang-hiya siguro dahil sa kabaduyan niya. Siya patuloy ang naging center of attraction ngayon. Heyest, ang lakas ng loob pumayag na sumama sa mall na ganyan ang isusuot. Sige po, sagot nito sa malungkot na boses. Agad naman sumang-ayon ang lahat. Nagmamadali itong tumalikod. Kawawa naman ang batang iyon. Napaka-inosente. Hindi niya ba alam na pagtatawanan siya ng mga tao sa labas kapag makita ang suot niya, bulalas ni Ate Miracle. Umismid lang ako. Bakit kasi siya pa ang gusto niyong isama? Marami namang ibang kasambahay dito, sagot ko naman at itinuloy ko na ang naputol na pag-inom ko ng juice. Para naman makalabas siya. Tingnan mo nga ang hitsura. Mukhang walang alam sa paligid niya. Probensya ng probensya na kung kumilos, sagot naman ni Ate Arabella. Concern na concern talaga ito pagdating kay Veronica. Gaano ba niya ka-close ang ina ng babaeng iyon? Mukhang handang ipagtanggol ni Ate Arabella si Veronica sa lahat ng oras. Kung gusto niyo siyang matulungan, that's why you didn't send her to school. At least kung makapag-aral siya, matutulungan niya na ang pamilya niya para maging maayos ang buhay nila. Mukhang bata pa si Veronica at may mas magandang buhay ang maghihintay sa kanya kung sakaling makatapos siya, sabat naman ni Kuya Christian. She's only 18 years old. Hanggang grade 4 lang daw siya, sabat ni Mommy. Natigilan ako. May kung anong awa akong naramdaman para kay Veronica. Gaano ba kahirap ang buhay nila sa probensya na kahit pag-aaral hindi nito magawa? Ako na lang ang mag-sponsor sa pag-aaral niya, sagot naman ni Ate Arabella. Agad naman napataas ang kilay ko, sabay tayo. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ko nang mapansin na nakabalik na si Veronica. Nakadamit pang kasambahay na ito. Mas maigi na din yon kaysa sa suot niya kanina. At least hindi na maging katawa-tawa ang hitsura niya ngayon. Nagmumukha na siyang tao. Akala ko ba hindi ka nasasama? Tanong ni Ate Miracle. Hindi ko ito sinagot at nagpatiuna na sa paglalakad papunta sa sasakyan. Sasabay na lang ako kina Mommy at Daddy para hindi na ako mag-drive. Lahat ng mga kapatid ko may kanya-kanya silang sasakyan, kaya convoy na kami. Dito na kayo sumabay sa amin, Maricar, Veronica, agad na wika ni Mommy sa dalawa. Agad naman silang tumalima at naupo sa hulihang bahagi ng sasakyan. SUV ang sasakyan namin at kasya hanggang anim na tao. Agad akong sumakay katabi ng driver samantalang sila Mommy at Daddy nasa likuran namin. Sa amusement park daw muna tayo. Gusto ng mga bata sumakay ng rides, wika ni Mommy sa driver. Hindi na ako tumungon at ipinikit ko na ang aking mga mata. Medyo matagal na din na hindi ako nakakasama sa pamilya ko tulad ng ganitong gatherings. Alam kong hindi ako mag-enjoy sa lakad na ito at hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit biglang nagbago ang isip ko. Kung bakit bigla akong sumama sa kanila. Ayos ka lang ba, anak? Kung napipilitan ka lang, pwede ka magpahinga na muna sa bahay. Magiging busy ka na simula sa Monday at kailangan mo ng sapat na pahinga, wika ni Mommy. Ayos lang, Mom. Namiss ko din naman ang ganitong lakad ng pamilya. Sagot ko. Sa bagay. Noong teenager ka pa, sumasama ka naman palagi sa mga ganitong lakad. Nagbago lang ang lahat ng matuto ka ng magkagusto sa mga babae, bakas ang biro, na wika na yun ni Daddy. Hindi ko naman mapigilan ang matawa at napasulyap sa salamin ng sasakyan. Agad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Veronica. Abala ang mga mata nito sa kakatingin sa labas. Dad, naisingit pa talaga iyan eh. Sagot ko. Agad ko naman. Narinig ang mahinang pagtawa ni Mommy. Kinakabahan ako habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Ate Maricar. Ito ang kauna,
unahang pagkakataon na nakarating ako sa lugar na ito. Maraming tao at natatakot akong mahiwalay sa mga kasama ko. Isa pa bago sa mga mata ko lahat ng aking nakikita. Ayaw ko nga sanang sumama. Lalo na nang makita ko ang mga reaksyon nila kanina sa suot kong damit. Kaya lang mapilit si Ma'am Arabella. Kung tutuusin, may mga kasama din naman silang sariling kasambahay. Hindi ko alam kung ano pa ang magiging papel namin ni Ate Maricar sa pamamasyal na ito. Lahat kasi ng mga anak-anak nila may sariling tagapag-alaga kahit na malalaki na. Dagdagan pa sa mga nakasunod na mga bodyguard sa amin. Bakit ang lamig ng kamay mo? Relax ka lang, bulong sa akin ni Ate Maricar. Napalunok ako ng makailang ulit bago ako sumagot. Ate, natatakot ako. Baka mawala ako. Hindi ko alam ang lugar na ito, ninerbiyos kong sagot. Narinig ko pa ang mahina na pagtawa nito at huminto kami sa tapat ng isang parang malaking bangka. Agad kong napansin na nagsipagsakayan ang mga kasamahan namin. Mahigpit pa rin ang hawak ko kay Ate Maricar. Sakay tayo. Naka-ride all you can ang ticket natin kaya subukan natin lahat ng riders, wika sa akin ni Ate Maricar sabay hila. Wala akong nagawa kundi ang sumunod dito. Ayaw kong humiwalay sa kanya, no? At isa pa napansin ko din na nagsipagsakayan na ang mga nang-amo namin. Nag-umpisa ng umuga ang malaking bangka nang napansin ko na hindi naman pala sumali sila Madam Carissa at ang mga magulang ng mga bata. Nakangiting pinapanood nila kami. Laking pagsisisi ko ng nag-umpisa ng dumuyan at umuga ang malaking bangka na ito. Diyos ko, parang gustong humiwalay ang espiritu ko sa katawan kong lupa dahil sa matinding nerbiyos. Ano ba itong nasakyan namin? Mas mabuti pang sumakay ako sa tunay bangka kahit malakas ang alon. At least sa dagat ang bagsak ko. Eh ito, sa sobrang bilis ng pag-ugoy ng malaking bangka na ito, parang gusto kong maihi sa takot. Samutsaring sigawan din ang aking naririnig sa paligid. Promise, hindi na talaga ako ulit. Pagkatapos ang rides na iyon ay halos manginig ang tuhod ko pagkababa namin. Tinatawanan naman ako ni Ate Maricar. Ano ka ba, maraming rides pa tayong sasakyan. Swerte natin dahil tayo ang kanilang isinama. Mukhang mag-enjoy tayo ngayon, tuwang-tuwa na wika ni Ate Maricar. Nakakapit ako dito habang nakasunod kami sa amo namin. Ate, ayaw ko nang sumakay ng ganoong klaseng rides. Baka mahimatay ako sa takot, bulong ko dito. Umagikik naman ito. Relax ka lang. Mas magandang experience natin lahat ng rides dito. Malay mo naman, isasama tayo palagi ng amo natin dito. Dati kasi hindi iyan sila nagsasama ng mga kasambahay ng mansyon. Tayo ang kauna. Unahan nilang isinama at mukhang hindi naman nila tayo isinama dito para gawing utusan. Hindi mo ba narinig ang sinabi sa atin kanina ni Madam Carissa? Mag-enjoy daw tayo, wika nito. Napalunok ako ng makailang ulit. Paano ako mag-enjoy sa ganitong sitwasyon? Lahat ng nakikita kong rides, puro buwis buhay. Ganito ba ang mga tao dito sa Manila? Pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili sa ganitong klaseng libangan. Ah, basta ayaw ko na talagang sumama pa sa kanila sa mga rides na iyan. Hindi na lang ako hihiwalay kina Madam Carissa para hindi ako mawala. Mika, ahali kayo. Doon tayo. Agad na napukaw ang aking attention sa nagsasalitang si Sir Elijah. Hindi ko alam kung ako ba ang tinatawag nito. Ibang kasi ang binanggit nito. Pero dahil sa akin siya nakatingin at naglakad palapit sa amin, baka ako nga ang kinakausap nito. Naku sir, namimili pa kami ng sasakyan namin. Si Ate Maricar na ang sumagot. Napansin ko ang kaagad na pagngiti ni Sir Elijah. Doon tayo, wika nito sabay turo sa isang direksyon. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Ang itinuro kasi nito ay ang isang mahabang parang tren na umiikot-ikot sa ere. Diyos ko, hindi ko na kaya iyan. Pinapanood ko pa lang ang mga nangyayari, parang gusto ko nang mahimatay. Wala sa sariling. Napailing ako. Kakayo na lang sir, sagot ko. Hindi pwede. Kailangan mong sumali. Sandali lang, Charlotte. Come, di ba ayaw sumali nila Yaya? Sila Ate Maricar at Ate Veronica na lang ang yayain nyo sa rides na yun, agad na wika ni Sir Elijah. Nakangiting lumapit ito.
Isa ito sa mga apo ni Madam. Hindi lang ako sure kung kanino itong anak. Sure, KJ ang mga yayas namin. Takot silang sumali sa mga rides. Ayaw pumayag nila mommy at daddy kapag wala kaming kasamang adult, sagot nito. Pagkatapos kinawayan nito ang iba pang mga pinsan. Agad naman silang nagsipaglapitan. Shoot! Sakto! Si Ate Maricar ang adult tapos nandito naman si Veronica. Lahat ng rides subukan natin. Excited na sagot ni Sir Elijah. Ngayon pa lang parang gusto nang manginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano makakalusot sa sitwasyon na ito. Ayaw ko talaga. Pero nahihiya akong tumanggi lalo na nang mapansyon ko na excited ang lahat. Wala sa sariling dumako ang tingin ko kay Sir Rafael. Tahimik itong nakatayo sa hindi kalayuan sa amin at nakatitig sa akin habang katabi nito ang kakambal ni Sir Elijah. Sa roller coaster po tayo sir, narinig ko pang tanong ni Ate Maricar kay Sir Elijah. Halata sa boses nito ang pag-aalinlangan. Yes, I'm as exciting doon. Kapag ma-experience natin na masakyan yan, magkakaroon tayo ng lakas ng loob para sakyan ang iba pang mga rides. Nakangiting sagot ni Sir Elijah. Agad naman tumango si Charlotte. Yes, and first time ko din gagawin ito. Niyaya ko yung iba nating mga pinsan ayaw nila. So tayong apat na lang, sagot naman ni Charlotte. Dumako ang tingin ko sa Sturgis ko. Kaya ko ba? Baka mamaya magising na lang ako nakaharap ko na si San Pedro. Bakit pa nauso ang mga ganitong rides? Isa pa bakit pati ako nadamay dito? Akala ko pa naman enjoy ako sa pamamasyal namin. Mukhang puro kalbaryo yata ang harapin ko ngayong araw. So let's go, pagyaya ni Sir Elijah. Agad na nagkatinginan kaming dalawa ni Ate Maricar. Halata din sa hitsura nito ang hindi maisatinig na pagtutol. Sir, pwedeng kayo na lang. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko nahihiyang sagot ni Ate Maricar. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Akala ko ba gusto nitong subukan lahat ng rides? Bakit parang nawala bigla ang tapang nito? Tayong tatlo na lang, sagot ulit ni Ma'am Carlotte. Hinawakan pa ako nito sa kamay at hinila papunta sa may nakapilang naghihintay na ng rides. Atubili pa ako noong ay pero nang makita ko ang excited na mukha ni Ma'am Carlotte, wala na akong nagawa pa kundi magpatianod na lang. Bahala na. Naramdaman ko naman ang pagsunod. Ni Sir Elijah. Charlotte kayo na lang pala. Tinatatawag ako ni Dad. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang sinabi iyon ni Sir Elijah. Umiti muna ito sa akin saka mabilis na tumalikod. Muli kong naramdaman ang paghila sa akin ni Ma'am Charlotte. Yari na! Mukhang hindi lang ako ang takot na sumakay sa rides na yan. Mukhang naisahan kami ng mga kasama namin. Wala na ako nagawa kundi ihakbang ang aking mga paa. Nakakahiya naman kung pati ako aatras pa diba? Isa pa may mga ibang tao na nasa aming likuran. Hindi ko naman pwedeng hayaan na lang si Ma'am Carlotte na sumakay sa rides na iyon ng mag-isa. Baka kung mapaano ito. Ma'am, hindi po ba kayo natatakot? Tanong ko. Agad itong umiling. Nakangiti pa itong tumitig sa akin. Think magkakasundo tayo. I like you. Ate ganda, sagot nito. Hindi naman. Ako nakaimik. Bigla akong nakaramdam ng hiya nang tawagin ako. Ate ganda nito. Siya nga itong. Sobrang ganda. Dalagita pa lang pero. Kuhang-kuha na nito ang hitsura ni. Madam. I'm so excited. Don't worry ate ganda ako ang bahala. Wika nito at pumwesto na kami sa roller coaster. Hindi ko maiwasan na mapahawak ng mahigpit nang mag-umpisa ng umusad ang sinasakyan natin. Nilingon ko pa si Ma'am Carlotte na noon ay ngiting-ngiti at kita ang tuwa sa mga mata nito. Hindi man lang ito nakikitaan ng nerbiyos. Kabaliktaran sa nararamdaman ko ngayon. Wala na akong nagawa pa kundi ang ipikit ang aking mga mata nang mabagal na kaming umusad. Halos bigkasin ko na lahat ng santo na. Alam ko nang mabilis na kaming umikot, ikot sa aire. May pagkakataon pa na parang nahihimatay na ako sa takot. Puro tilian ang naririnig ko. Ramdam ko ang pagbaliktad namin habang mabilis ang takbo nitong sinasakyan namin.
Halos maiyak na ako, dahil sa nerbiyos dagdagan pa na parang gusto nang bumigtad ang sikmura ko, dahil nakaramdam na din ako ng pagkahilo. Laking pasalamat ko ng mamalayan kong sa wakas natapos din kami. Halos manginig ang tuhod ko nang hawakan ako ni Ma'am Carlotte para makababa na. Tulala akong naglakad pabalik sa kinaroroonan ng mga amo namin. Hindi ako makapagsalita kahit na naririnig kong kinakausap ako ni Ma'am Carlotte. How is it? Agad na salubong sa amin ni Sir Elijah. Ano daw? Hilo na nga ako mag-English pa. Nasaan ang hustisya? It's fine. God, I love it. I really love it. Masayang sagot naman ni Ma'am Charlotte. You love it. Pero halos magkulay papel na iyang mukha ng katabi mo. Biglang sabat ni Sir Rafael. Inabutan pa ako nito ng tubig na nasa bote. Nagulat naman ako dahil sa ginawa nito. Kailan pa siya nagkaroon ng concern sa akin? Ang pagkakaalam ko, galit ito sa akin, tapos ngayon, may paabot-abot pa ng tubig. Para tuloy gusto kong mahiya. Pwede naman kay Ma'am Charlotte niya ibigay, diba? Drink it. Sasama-sama sa rides, hindi naman pala kaya halata ang boses nito. Napakurap ako ng makailang ulit bago ito tinanggap. Salamat po sir, sagot ko at agad na uminom ng tubig. Kahit papaano nahimasmasan ako pagkatapos kong inumin yun. Agad kong hinanap si Ate Maricar. Nakatayo ito sa tabi nila ma'am. Carissa, habang ngingiti-ngiti. Muling dumako ang tingin ko kay Sir Rafael. Seryoso itong tumitig sa akin bago tumalikod. Maghanap muna tayo ng restaurant. I think gutom na ang iba. Tama na yung rides muna, agad na anunsyo ni Madam Carissa. Agad naman sumang-ayon ang lahat. Nagpasalamat ako dahil pakiramdam ko nang hihina pa rin ang tuhod ko. Ayos ka lang ba? Agad na tanong sa akin ni Ate Maricar nang hawakan ako nito. Alanganin akong tumango. Ang putla mo kanina. Nakakatakot ba talaga ang rides na iyon? Tanong nito. Parang gusto ko naman itong sagutin ng pabalang. Kakasabi lang nito kanina na gusto nitong subukan lahat ng rides pagkatapos basta na lang kami iniwan. Ano iyon? Nika, ang tapang mo pala, narinig ko namang wika ni Sir Elijah. Hindi ko man lang namalayan na nasa tabi ko pala ito habang naglalakad. Isa pa ito. Siya ang nagsuggest sa rides na iyon, basta na lang kami iniwanan noong pasakay na. Mga pasaway, agad kaming nakarating ng restaurant. Kanya-kanyang upo ang lahat sa mahabang table. Tahimik naman kami ni Ate Maricar na nakatayo sa gilid. Ang mga yayas naman ng mga apo nila madam ay naupo na din sa kabilang table. Mukhang alam na nila kung saan sila pupwesto kapag may mga ganitong lakad. Tahimik lang kaming nakamasid ni Ate Maricar. Dito na kayo umupo, Veronica. May mga bakante pa na chair, wika ni Ate Arabella at itinuro ang bakanting upuan na wala pang nakaupo. Agad naman akong hinila ni Ate Maricar papunta doon. Pagkaupo namin ay makayoko lang ako habang hinihintay ang order namin. Isa pa, sino ba ang hindi mapapayoko kung ang masungit naming amo ay nasa tapat namin? Direkta itong nakatitig sa amin ni Ate Maricar, hindi sa akin lang pala. Hindi ko maintindihan kung bakit mainit pa rin ang ulo nito sa akin. Kung tutuusin, isang beses pa lang naman akong nagkamali sa mansyon na iyon ah. Hindi pa rin ba nito nakalimutan na minsan akong kumuha ng tubig sa pool para idilig sa mga halaman? Kausap ko ang isa sa kambal na anak ni Ate Miracle na si Elias nang mapansin kong muling nilapitan ni Elijah si Veronica. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko nang mapansin ko na mukhang may kapilyuhan na naman itong naisip. Hindi din nakaligtas sa pandinig ko ng tawagin. Nitong, Nika, si Veronica. Hindi ko nga maiwasan na mapataas ang aking kilay. Dahil doon, kung hindi lang mapilit sila mommy, hindi talaga ako sasama sa lakad na ito. Para lang sa mga pambata ang lakad na ito. Mas gusto kong magkulong ng kwarto at magbasa ng libro kung ganito man lang narinig kong himutok ni Elias. Ibang-iba ang ugali nito kumpara sa kakambal na parang hindi nag-matured ang utak. Sa bagay, malaki nga pala ang pagkakaiba nila kaya nga hindi sila magkasundo. Parang mga aso at pusa ang dalawang ito. Kaya nga walang nagawa sila Ate Miracle, kundi paghiwalayin ang mga ito. Lagi kasing may riot sa loob ng bahay nila kapag magkasalubong ang kambal.
Kung gaano kakulit si Elijah, kabaliktaran naman itong si Elias. Tahimik lang ito at parang may sariling mundo. Pwede naman siguro pakiusapan sila ate sa susunod. Mahirap naman kung sumasama ka sa ganitong lakad pagkatapos hindi ka naman pala nag-enjoy, sagot ko dito. Ikaw uncle, bakit ka nga pala sumama? Ang alam ko wala ka din naman kahilig-hilig sa mga ganitong lakad eh, prime-prime tanong nito. Nilingon ko ito at seryosong tinitigan. Uncle, pati ikaw ba naman hindi mapakiusapan? 2 taon lang ang tanda ko, at huwag mo akong tawagin ng ganyan, yamot kong sagot dito. Natawa ito. Hindi pwedeng suwayin ang utos ni mommy. Malalagot kami kapag marinig niyang tinawag ka namin sa pangalan mo. Uncle ka namin kaya iyon ang dapat itawag namin sa iyo, sagot nito. Marahas akong napabuntong hininga. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na. 20. 3 years old pa lang naman ako samantalang ang kambal 21 na. Kainis talaga. Ang ganda niya no, narinig kong muling wika nito. Sinundan ko ng tingin ang tinititigan nito, at nagulat ako ng direkta itong nakatitig kay Veronica. Huwag niyang sabihin na may crush ang introvert kong pamangkin sa baduy naming kasambahay. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nakaramdam ako ng inis. Hindi kayo bagay, sagot ko. Napansin ko pa ang pagtitig nito sa akin, bago umiling. Hindi porket sinabi kong maganda ang isang tao, may gusto na ako. Hindi ko lang maiwasan na bigkasin ang bagay na yon dahil iyon ang nakikita ng 2 kong mata, sagot nito. Napataas ang aking kilay. Pagkatapos, ay muling ibinalik ko ang tingin kay Veronica. Nagulat pa ako nang mapansin ko na silang 2 na lang ni Charlotte ang nakapila pasakay sa roller coaster. Hinagilap ko ng tingin si Elijah at napansin ko itong nakatayo sa hindi kalayuan. Ngingiti-ngiti ang gago. Agad akong napailing. Kawawang Veronica. Naisahan na naman ng may sapak mong kapatid, bigkas ko. Napailing naman si Elias. Hindi ka na nasanay dyan. Talo pa ang bata kong mag-isip. Kaya nga kahit kakambal ko iyan, hindi ko kasundo. Iba ang trip sa buhay, sagot nito. Hindi ko na ito sinagot at itinuon ang attention ko kay Veronica. Nakasakay na ito sa roller coaster, kasama ni Charlotte. Agad akong nakaramdam ng pag-aalala ng mapansin kong ninerbiyos ito. Sa bagay, kanina nga sa separate ship kita ko kung paanong nagkulay papel. Ang mukha nito. Sa roller coaster pa kaya na mas intense ang rides doon. Hays, buwesit talaga itong si Elijah. Ang lakas ng trip sa buhay. Kawawang babae. Wala sa sariling naglakad ako papunta sa bilihan ng tubig, at agad na bumili ng isa. Hinintay kong matapos ang rides nila Veronica, bago nagpa siya itong lapitan. Tama nga ang hinala ko. Tulala ang baduy, habang kapansin-pansin ang nerbiyos nito. Napailing ako at agad na inabot dito ang hawak kong tubig. Drink this, wika ko. Napansin kong parang wala sa sariling tumitig sa akin. TSK! TSK! Matindi ang tama sa utak nito dahil sa rides na yon. Sino ba kasi ang nagpauso ng palarong iyon? Kahit ako hindi natutuwa. At wala akong balak na subukan. Napansin kong nagkatinginan ang buong angkan namin dahil sa ginawa ko, pero hindi ko napinansin. Pakialam ba nila? Esa yun ang gusto ko. Kahit naman baduy itong kaharap ko ngayon, hindi ko din naman matiis. Walang ni isa sa kanila ang kayang gawin ang ginawa ko. Ang pagbibigay ng tubig sa kanya para mahimasmasan. Crush mo siya, narinig kong tanong ni Elias sa akin, habang naghahanap kami ng makakainan na restaurant. Hindi ko ito sinagot. Nanahimik na lang din ito na siyang labis kong ipinagpasalamat. Pagdating sa restaurant ay sakto naman na sa harapan ko ito nakapwesto. Malaya kong napagmasdan ang hitsura nito. Maganda nga kahit palaging nakayuko. Ganda na hindi nakakasawa. Hindi ko maiwasan na mapalunok ng makailang ulit nang dumako ang tingin ko sa labi nito. Para akong inaanyayahan yon na tikman ito. Shit! Ano ba ang nangyayari sa akin? Kailan pa ako nagka-interes sa labi ng isang babae? Bakit bigla kong nakalimutan ang rules ko? Hindi ako hahalik sa labi ng isang babae no? Lalo sa isang baduy na katulad nito. Isa pa wala akong balak pumatol sa mga empleyado ng pamilya namin. Mapa, opisina man or sa mansyon. Mukhang pagod na ang lahat.
Malapit na din gumabi at kailangan na nating umuwi, narinig kong wika ni Madam Carissa. Agad akong nagpasalamat. Sa wakas makakatakas na ako sa lugar na ito. Hindi ko na kayang subukan pa ang ibang rides na yan. I think tama si Mommy nyo. Isa pa, hindi naman nag-enjoy ang mga adult, kaya naman mas mabuting umuwi na lang ng mansyon at uminom ng wine, sabat naman ni Sir Gabriel. Agad naman nagsipagsang-ayunan. Ang lahat. Parang gusto ko na lang mag-swimming, narinig ko ding sabat ni Ma'am Carlotte. Mabuti na lang at nagkasundo na ang lahat. Agad kaming lumabas ng restaurant at naglakad palabas ng amusement park. Gusto ko na din talagang makauwi. Pakiramdam ko hilo pa rin ang utak ko dahil sa nangyari kanina. Mauna na kayo, Mom. Balak kong dumaan ng mall para bilhan ng gamit niya si Veronica. Hindi ko maiwasang magulat sa sinabing iyon ni Ma'am Arabella. Naku, Ma'am, hindi na po kailangan. Nahihiya ko. Sagot. Sino ba naman ako para pag-aksayahan niya ng oras, diba? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya, Veronica. Mauna na kayong lahat. Sumama ka sa aming dalawa ni Kurt. Gusto kitang ipag-shopping dahil nagigilty ako, dahil hindi ko natupad ang promise ko noon sa nanay mo. Matalik ko siyang kaibigan at ngayong nandito ka bilang anak niya, gusto kong ipakita ang pasalamat ko sa pamamagitan mo. Kaya huwag ka nang tumanggit, na kangiting sagot ni Ma'am Arabella. Nahihiya naman akong napayuko. Ang swerte mo naman. Huwag ka nang tumanggi. Grasya na yan, bulong sa akin ni Ate Maricar. Hindi ako nakainik. O siya. Magkita na lang tayo sa mansion, wika nito at humiwalay na kami. Bueno, mauna na kami. Mag-ingat kayo, sagot ni Ma'am Carissa. Sinulyapan pa ako nito sabay ngiti. Let's go, Veronica. Bilisan na natin para makarami tayo, wika ni Ma'am Arabella at hinawakan pa ako sa kamay. Wala na akong nagawa pa kundi ang nagpatianod na lang. Pagdating ng parking ay agad nitong binuksan ang pintuan ng kanilang kotse. Nagulat pa ako nang pagkaupo ko sa loob ng kotse ay umupo sa tabi ko si Ma'am Arabella. Ang pagkakaalam ko, ang asawa nito ang magdadrive, kaya dapat sa harap ang pwesto niya. Sasama ang baliw kong kapatid. May bibilhin din daw siya. Bulong nito habang nakataas ang kilay. Agad akong tumingin sa labas ng kotse at nakita ko si Sir Rafael sa labas. Kausap nito ang asawa ni Ma'am Arabella na si Sir Court. Hindi naman nagtagal at pumasok na ang mga ito sa loob ng kots. Umupo si Sir Rafael sa tabi ni Sir Court na siyang nagda-drive. Tahimik lang akong nakamasid sa mga dinadaanan namin. Gabi na pala. Pero gayunpaman maliwanag pa din ang buong paligid dahil sa mga nakabukas na ilaw sa mga poste. Iba talaga dito sa Manila. Ang daming sasakyan at abala palagi ang mga tao. Namangha pa ako nang pumasok kami sa isang malaking mall. Pumarada lang si Sir Court at sabay-sabay na kaming nagsipagbabaan. Agad naman kumapit si Ma'am Arabella sa kanyang asawa, kaya tahimik lang akong nakasunod sa kanila. Si Sir Rafael naman ay tahimik lang din habang naglalakad. Ilang distansya ang layo nito sa amin, kaya kahit papaano nabawasan na ang pagkailang ko dito. Iyon nga lang, kailangan hindi ko ihiwalay ang tingin ko kina Ma'am Arabella. Baka mawala ako. Ang dami pa namang tao, hindi alam kung paano uuwi ng mansyon kung mangyari iyon. Isa pa, wala akong kapera-pera. Pinakiusapan ko na lang sana si Ate Maricar na sumama na lang sa amin. May kausap sana ako ngayon. Doon tayo, napapitlag pa ako nang magsalita si Ma'am Arabella. Pagkatapos pumasok kami sa isang napuro damit bags at sapatos ang nakikita ko. Tahimik lang akong nakasunod sa kanila nang hindi malaman ang gagawin. Mamili ka na kung ano ang gusto mo, Veronica. Huwag kang mag-alala, lahat ng gusto mo bibilhin ko. Nakangiting baling nito. Nahihiya naman akong umiling. Naku, nakakahiya po, Ma'am. May uniform naman kami sa mansyon at hindi ko naman po masusuot yan, kimikong sagot. Ayaw kong abusuhin ang kabaitan nito. I-insist. Isa pa, kailangan mo ang mga iyan. Sige na, dahil titingin din ako ng mga para sa akin. Nakangiti nitong wika pagkatapos na ako. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Ilang minuto akong nakatanga nang may lumapit sa akin. Ma'am, gusto niyo po bang tulungan ko kayo ng bagay sa inyo? Marami pong stocks na dumating ngayon.
Pwede po kayong magsukat, hindi ko maiwasang magulat nang may biglang nagsalita sa tabi ko. Agad ko itong binalingan. Tumampad sa mata ko ang dalawang staff na nakatayo habang nakatingin sa akin. Naku, wag na po. Nakahiya, sagot ko at hindi alam kung paano ang gagawin. Agad nang umiti ang isa sa kanila at kinuha ang isang nakahanger na dress. Pagkatapos ay idinikit nito sa katawan ko. Ito ma'am, bagay sa iyo ito. Pwede niyo pong isukat, nakangiti nitong wika. Agad ko namang tinitigan ang dress. Maganda nga, pero kahit na nakakahiya pa rin. Sige na, magsukat ka na para makauwi na tayo, napapitlag pa ako nang biglang nagsalita sa likuran ko si Sir Rafael. Hindi ko alam na nandito din pala siya sa loob ng shop na ito. Hindi ko kasi napansin ang pagpasok nito kanina. Kunin mo ang lahat ng damit na babagay sa kanya. Tulungan niyo na din siyang magsukat, utos pa nito sa dalawang sales lady. Tatanggi pa sana ako nang bigla akong hawakan ng isa sa kamay. Pagkatapos ay hinila ako sa parang isang maliit na kwarto. Ma'am, maganda po dito sa amin. Sige na po, para naman ma-hit namin ang target namin, wika nito sa akin. Hindi ko maintindihan ang ibig nitong sabihin. Oo nga. Si Sir Villarama ang nasa labas. Tiyak na tiba-tiba tayo nito, sabat naman ng isa aktong huhubarin nito ang suot ko ng umangala ko. Teka lang po mga ate. Ano ang ginagawa nyo? Hindi ko maiwasan na panlakihan sila ng mga mata. Natigilan naman ang mga ito sa bayo ko. Sorry po ma'am. Excited na po kasing makita namin kung bagay sa iyo ang damit na ito, sagot nito. Alanganin ko silang tinitigan sabay kuha sa damit na hawak nito. Isusukat ko na. Pwede po bang iiwan niyo muna ako dito, wika ko. Hindi ko fair na maghubad sa harap ng ibang tao, no? Kahit sabihin tulad kong mga babae din sila. Agad naman silang nagsipaglabasan. Wala na akong nagawa kundi isukat ang naiwan na damit. Namangha pa ako dahil bumagay sa akin ito. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakikita ng ganito kagandang dress. Diyos ko, siguro mahal ito. Umikot-ikot pa ako sa harap ng salamin at hindi ko maiwasan na mapangiti. Ngayon lang ako nakasuot ng ganito kaganda. Para tuloy akong isang prinsesa. Tulala akong nakatitig sa salamin nang marinig kong may kumatok dito sa dressing room. Wala sa sariling binuksan ko ito at tumampad sa harap ko ang sales lady na nag-asikaso sa akin kanina. Gumuhit ang saya sa mukha nito nang makita nito na suot ko na ang damit. Bagay sa iyo ma'am. Lumabas po muna kayo para makita ni Sir Wika nito. Naku, wag na, sagot ko. Sinong Sir ba yun? Si Sir Rafael. Wag na, baka sungitan na naman ako noon. Sandali lang naman ma'am. Halina po kayo, pamimilit nito at hinila pa ako. Walang hiya ang lakas ng sales lady na ito ah. Sir, bagay po kay ma'am. Kukunin niyo na po ba? Abala si Sir Rafael sa kanyang cellphone nang pukawin ito ng sales lady. Agad itong nag-angat ng tingin. At tumitig sa akin. Parang gusto naman manginig ang tuhod ko sa klase ng titig na ibinibigay nito sa akin ngayon. Parang tagos hanggang kaluluwa. Okay, good. Lahat ng design na meron kayo kukunin ko. Basta ka siya sa kanya lahat, sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Pagkatapos ay iginala ko ang tingin sa paligid. Hinahanap ko si Ma'am Arabella. Pero mukhang wala siya sa shop na ito. Sir, naku, nakakahiya. Ayos na po itong suot ko. Hindi ko po kailangan ng maraming damit, sagot ko dito. Kiyaske. 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 Sumunod ka na sa kanila. Isukat mo lahat ng ibigay nila para matapos na, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang tumitig dito. Ayos lang ba ang boss namin? Bakit parang nanununo yata? Teka, sino ba ang magbabayad sa mga damit na iyan? Nakakahiya kina Ma'am Arabella kung nagkataon. Ang alam ko kasi siya ang magbabayad. Sir, huwag na po. Nakakahiya kina Ma'am Arabella, sagot ko. Agad na kumunot ang noon nito sabay titig sa akin. Pagkatapos ay tumaas ang kilay nito. Anong Ma'am Arabella? Kanina pa sila umuwi, sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito.
Iniwan kami nila ma'am, hindi iniwan ako ni ma'am Arabella. Si Gina, bilisan mo na. Kapag babagal-bagal ka pa iiwan na talaga kita dito, wika nito na may halong inis ang boses. Parang gusto naman maiyak. Bakit iniwan ako ni ma'am sa masungit na ito? Sir, ayaw ko na po. Okay na po ito, sagot ko. Masama akong tinitigan sabay sa niya sa dalawang sales lady. Wala na akong nagawa pa kundi sumunod na lang sa kanila. Baka tutuhanin ni Sir Rafael ang sinabi nito na iiwan ako. Lihim akong napangiti habang sinusundan ko ng tingin ang pagtalikod ni Veronica. Kailangan pang takutin para sumunod. Siya na nga itong ipinag-shopping siya pa itong ayaw. Heist, kakaiba talaga sa lahat. Kung sa ibang babae ko siguro ito ginawa, baka hanggang langit ang tuwa na nararamdaman. Pero kakaiba talaga itong si Veronica. Hindi ko man lang nakitaan ng tuwa ang mukha. Tumayo ako at inilibot ang tingin sa paligid. Pagkatapos ay lumapit sa counter at itinuro ang tatlong bags. Isama mo yan sa mga babayaran ko. Isa pa lahat ng kasya kay Veronica, bibilhin ko, wika ko dito. Sige po sir, thank you po, sagot nito. Tumango lang ako at muling bumalik sa upuan. Sinipat ko ang relo. Halos alas, 8 na ng gabi at heto ako, hindi man lang nakakaramdam ng inip habang hinihintay si Veronica. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Pangalawang araw pa lang siyang nakatira sa mansyon, pero pakiramdam ko may malaking bahagi na ng pagkatao ko ang kinuha nito. Dahil ba nagagandahan ako sa kanya? O dahil iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko? TSK! Nababaliw na yata ako. Awa lang siguro itong nararamdaman ko. Lalo na nang ikiwento ni Ate Arabella sa amin kung gaano kahirap ang buhay ng mga ito sa isla. Siguro nga first time niyang naipag-shopping eh. Kita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata habang papasok kami kanina sa mall. For sure first time niyang nakagala sa ganitong lugar. Buti na lang at may biglang pinuntahan sila Ate Arabella at inihabilin nito sa akin si Veronica. Ang galing talaga gumawa ng timing ng pagkakataon. Sir, umayaw na po si ma'am sa pagsusupat. Pagod na daw siya, balita sa akin ng sales lady. Babayaran ko na lahat ng damit na nagkasya sa kanya, sagot ko, at agad na tumayo. Papunta na ako ng counter nang lumabas mula sa fitting room si Veronica. Suit. Nito ang huling damit na isinukat nito. Mong pants at crop top. Kitang-kita ang maliit na baywang nito. Nakatali na din ang mahaba nitong buhok, kaya lalong naging kapansin-pansin ang maamo nitong mukha. Nakayuko itong naglakad papunta sa akin. Sir, ayos na po. Ayaw ko na pong magsukat, wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Kung ganoon, bayaran na natin. Para naman makalipat tayo sa ibang butike, sagot ko, at naglakad na papuntang counter. Sumunod ito sa akin at kita ko. Ang gulat sa kanyang mukha nang makita nito ang mga damit na nasa counter. Sir, bibilihin niyo po lahat iyan, tanong nito. Muli ko itong hinarap. Kitang-kita ang matinding pagtutol sa mga mata. Siyempre, para itapon mo na yung mga baduy mong damit. Hindi bagay sa mansyon. Masakit sa mata, sagot ko dito. Agad kong napansin ang pamumula ng mukha nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko mapigilan ang mapangiti, hay ang cute niya talaga. Hindi ko mapigilang maasiwa sa suot ko ngayon. Hay, hindi na ibinalik sa akin ang suot ko kanina. Hindi ko alam kung saan inilagay ng mga sales lady. Sabi naman ng mga ito, kahit hindi ko na daw hubarin itong suot ko, ayos lang. Babayaran naman daw ni Sir Rafael. Ang problema nga lang, hindi ako komportable. Hapit na hapit itong maong pants ko, tapos kapag yumuko ako ng kaunti, kita naman ang pusod ko or likod ko. Ngayon pa lang nag-umpisa na akong lamigin dito sa suot kong damit. Baka nga magkakabag pa ako. Sa lamig ba naman ang aircon dito sa loob ng mall, tiyak na magkakabag ako. Papasukin ng lamig ang katawang lupa ko. Hindi ko malaman ang gagawin ko kanina nang mapansin ko ang pagtitig ni Sir Rafael. Wala naman itong sinabi tungkol sa suot ko, pero hindi pa rin maiwasan na makaramdam ng pagkailang lalo na ng ilang segundo niya akong tinitigan bago naglakad papuntang counter. Agad naman akong sumunod dito. Bigla akong nagulat nang mapansin ko ang mga damit na nakalapag sa counter.
Ang iba doon ay naisukat ko na kaya naman nagtataka akong tumingin kay Sir Rafael. Lalo na mapansin ko na inilalagay na nila ito isa-isa sa mga paper bags. Seryoso? Hay, ano bang nakain ito? Bakit kailangan niya akong bilhan ng damit? Akala ko ba asar siya sa akin? O naiinis lang talaga niyang makita ang sinasabi nitong mga baduy kong damit? Ang arte niya naman. Yun kaya ang uso sa probensya namin. Gandang-ganda nga ang mga kaibigan ko noon eh. Pero mas maganda ang mga pinamili niya ngayon. Magaan sa katawan at masarap sa balat. Napansin ko na agad nitong inabot ang isang kulay black card. Sa kahera nang banggitin nito ang total na babayaran ni Sir. Wala lang, nagtaka lang ako dahil pwede na pala pambayad yun. Hindi na kailangan ng pera. Nagtataka man pero tahimik lang ako. Nakamasid. Ayaw ko nang magsalita pa. Baka mamaya lalo itong mainis sa akin at iiwan ako. Lagi pa naman nakakunot ang noo nito. Bahala na nga siya. Pagkatapos maibalik ng kahera ang card nito ay binalingan niya ako. Agad naman akong napayuko. Ewan ko ba, hindi ko talaga kayang makipagtitigan dito. Bumuntong hininga ito at naglakad palabas ng shop. Agad akong napasunod. Pagdating sa labas ay nagulat pa ako dahil may tatlong kalalakihan ang lumapit sa amin. Ngayon ko lang sila nakita at nagtaka ako dahil agad na nagbigay ang mga ito ng galang kay Sir Rafael. Kunin niyo ang mga pinamili namin sa loob. Ilagay niyo na sa kotse dahil may pupuntahan pa kami, wika nito. Agad naman tumango ang isa sa kanila at pumasok sa loob ng shop. Naiwan naman akong naguguluhan. Napapitlag pa ako nang maramdaman ang kamay nito na humawak sa kamay ko. Maang akong napatitig dito at agad na hinila ang kamay kong hawak nito para mabitawan niya. Nakakahiya kaya. Lalo na nang mapansin ko na nakatitig sa gawin namin ang ibang mga tao. Mukhang kilala yata ng mga ito si Sir Rafael. Sa bagay, gwapo naman talaga ang amo namin at hindi nakakapagtaka na maraming mga kababaihan ang magkakagusto dito. Let's go, wika nito sa yamot na boses. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka, mukhang asar na naman ang amo namin ah. Ang hirap talaga spellingin ng ugali nito. Opo, sagot ko at agad na sumunod dito. Hindi ko maiwasan na may lang nang mapansin ko na nakasunod sa amin ang dalawang lalaki na kanina ay kausap lang ni Sir. Siguro bodyguard niya din ito. Ilan ba ang bodyguard ng pamilya nila? Kung ganoon, sobrang yaman pala talaga nila. Parang gusto ko tuloy manliit. Natanong ko sa aking sarili kung ganito ba talaga ang pakikisama nila sa lahat ng kanilang mga kasambahay. Ipinagsa-shopping din ba nila? Doon tayo, napapitlag pa ako nang muli akong hawakan sa kamay ni Sir Rafael at hinila papasok sa isa namang shop. Tindahan ng mga sapatos at sandals. Hindi ko maiwasang mamangha nang mapansin ko kung gaano kagaganda ang aking nakikita. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong klaseng sapin sa paa. Good morning sir, good morning ma'am, agad na bati sa amin ng mga tao sa loob. Nahihiya akong napayuko. Hindi pa rin kasi binibitawan ni Sir Rafael ang kamay ko. Lalo tuloy akong nailang dito. Mamili ka na kung ano ang gusto mo. Malapit na magsara ang mga butike, kaya bilisan na natin, narinig kong wika nito. Hindi ko naman maiwasang mapatanga at inilibot ang tingin sa paligid. Lahat maganda at nahihiya akong pumili ng kahit isa doon. Iisipin talaga nito na masyado na akong abusada. Ang dami niya nangang biniling damit kanina. Siguro makikiusap na lang ako na unti-unti niya nalang pagkaltas sa sahod ko lahat para mabayaran ko ang mga iyon. Naniniwala kasi ako na wala nang libre sa panahon ngayon. Bigyan mo ako ng kasize ng paa niya, katulad ng design na yan, napapitlag pa ako ng malakas na magsalita si Sir Rafael. Pagkatapos hinila pa ako paupo sa isang upuan. Wala na akong nagawa pa kundi tahimik na magpatianod na lang. Ayaw ko nang kumibo. Baka mamaya sigawan ako nito. Mukhang mainit pa din ang ulo. Naiinis siguro ito dahil malaki na ang nagastos sa akin ngayong araw. Eh sino ba ang nagsabi sa kanya na ibili niya ako ng mga damit na yun? Sir, ito na po. Pwede nang isukat ni ma'am para makita natin kung kasya ba sa kanya. Wika ng sales lady sabay abot ng box.
Agad naman itong kinuha ni Sir Rafael at binuksan ang box. Nagtaka pa ako nang imbes na iabot sa akin ang laman ng box ay tumayo ito. Umupo ito sa may paanan ko, pagkatapos ay hinawakan nito ang aking paa. Agad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa pagkagulat. Pilit kong nilalayo ang paa ko dito para hindi niya maabot. Nakakahiya. Huwag kang magulo. Ako na ang magsusuot ng sandal na ito para mapabilis tayo, wika nito na may halong inis sa boses. Napalunok ako ng makailang ulit at aktong agawin sa kamay nito ang sandals nang iiwas niya ito sa akin. Pagkatapos ay tinitigan ako ng masama. Ako na, sir. Nakakahiya po, sagot ko habang hindi makatingin ng diretso dito. Dumako pa ang tingin ko sa mga sales lady at lahat sila ay nakatingin sa gawin namin. Nakanganga pa ang iba habang ang iba naman ay kilig na kilig. Hindi ito nakinig sa akin bagkos hinawakan nito ang paa ko. Agad nitong tinanggal ang suot kong lumang sapatos na hiniram ko pa kay Manang SP kanina. Sabi ko babayaran ko na lang sa kanya pagka-shoot ko dahil putpud na ang sapatos na dala ko galing probensya. Naiilang man pero hinayaan ko na lang ang amo ko sa trip niya. Hindi ko alam kung normal pa ba itong ginagawa niya. Pero since napakahirap nitong kausapin dahil laging nakasimangot, bahala na nga. Hindi naman siguro ako mamamatay sa gagawin niyang ito. Nice, bulong nito at tumayo na. Itinoon ko naman ang tingin ko sa suot kong bagong sandals. Hindi naman masyadong mataas ang takong at alam ko naman kung paano gamitin ito. Sakto sa paa ko at komportable naman kaya hindi na ako umimik pa. May iba ka bang gusto maliban sa suot mo? Tanong nito. Agad akong umiling at pilit nang umiti. Ayos na po ito, sir. Sagot ko. Tumango ito at tumingin sa suot niyang relos. Wait for me here. Babayaran ko lang yung sandals, wika nito. Napatango na lang ako habang sinusundan ito ng tingin. Napansin ko naman na pinulot ng sales lady ang luma kong sapatos at inilagay sa isang paper bago. Pagkatapos ay nakangiti itong iniabot sa akin. Saglit akong naghintay at napansin ko ang paparating na si Sir Rafael. Nagtaka pa ako dahil may bitbit itong dalawang paper bag na may logo nitong shop. Hindi ko na lang pinansin dahil baka bumili din ito ng para sa kanyang sarili. Pagkalabas namin ay tatlo na ulit ang mga bodyguard na naghihintay sa amin. Nakabalik na agad yung isa na nagdala ng mga pinamiling damit sa kotse. Agad na inabot ng isa sa mga ito ang bitbit ni Sir Rafael. Kinuha din ni Sir sa mga kamay ko ang bitbit kong paper bag na may lamang lumang sapatos ko. Pagkatapos ay tahimik silang sumunod sa amin. Hindi ko naman alam kung saan pa nito balak na pumunta. Kung ako ang masusunod, mas gusto ko nang umuwi na. Nakakaramdam na din ako ng pagod at nahihiya ako sa mga tingin na ipinupukol ng ibang mga tao sa mga nadadaanan namin. Rafa, papasok na naman kami sa isang shop nang may biglang tumawag sa pangalan ni Sir. Napahinto sa paglalakad si Sir Rafael at binalingan ang taong tumatawag sa kanya. Hindi ko maiwasan na pakatitigan ang sexing babae na palapit sa amin. Ang ganda niya at halos kita na ang buo nitong katawan sa kanyang suot. May kasama itong isa pa at katulad nito halos maghubad na sa klase ng damit na suot nila. Siguro ito talaga ang uso na pananamit dito sa Maynila. Halos kita na ang kanilang kuyukot sa sobrang iksi ng shorts at baba ng cleavage. Mas matino pa pala itong suot ko ngayon. Nakapans ako at kaunting pusod at balikat ko lang ang kita. Small world. Hindi ko akalain na nandito ka din pala sa mall, nakangiti nitong wika. Tahimik lang akong nakatayo sa likuran ni Sir Rafael. Pinapakinggan ang kanilang pag-uusap. Hindi ko naman mapigilan na manlaki ang aking mga mata nang akmang yayakap ang babae kay Sir Rafael. Mabuti na lang at magaling yata umiwas itong amo ko. Get lost, yamot na wika ni Sir Rafael. Pagkatapos ay binalingan ako nito ng tingin at hinawakan sa kamay. Agad kong napansin ang pagtaas ng kilay ng babaeng kaharap nito. Hindi din nakaligtas sa aking paningin ang pagtitig nito sa akin mula ulo hanggang paa. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkailang. So, may ipinalit ka na pala kaagad sa akin. Bilib na talaga ako sa iyo, noong nakaraang araw lang ang huling sex natin, may iba ka na kaagad, wika nito sa nang uyam na boses. Hindi ko naman maiwasan na tingnan ang mukha ni Sir Rafael.
Seryoso itong nakatitig sa babae. Naramdaman ko din ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay ko. Well, ganoon naman ako, diba? Wala nang dapat pang ipagtaka doon, sagot nito, at hinila ako papasok sa loob ng shop. Akmang lilingunin ko pa ang babae nang magsalita si Sir Rafael. Mas maganda ka kaysa kanya. Huwag mo na siyang pag-aksyahan ng panahon, wika nito, at iniyapos ang kanyang isang braso sa baywang ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata at aktong lalayo para makawala dito, pero mas malakas ito kaysa sa akin. Good evening, sir, ma'am. Natigil lang ako nang may biglang bumati sa amin. Agad kong itinoon ang pansin sa lugar kung nasaan kami nang nanlaki ang aking mga mata. Nandito kami sa mga tindahan ng alahas. Puro nagkikintab ang mga bato ang aking nakikita. Ano ang ginagawa namin dito? Kailangan ko ng kwentas. Yung pinaka-latest, sagot ni Sir Rafael. Binitawan niya na ako, kaya nakahinga ako ng maluwang at agad na lumayo ng ilang distansya dito. Pagkatapos ay naging abala na ang mga mata ko sa kakatitig sa mga nakadisplay. Sa heat room tayo, sir, narinig ko pang wika ng isang babae sa kanya. Hindi ko pinansin pero naramdaman ko na lang ang muling paghawak nito sa kamay ko. Let's go, wika nito. Hindi na ako nakaimik pa at nagpatianod na lang. Siguro kailangan ko na lang sakyan kung ano ang trip niya. Baka bibili ito ng regalo para kina Madam Carissa. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi mabasa ang mga presyo ng mga alahas dito sa loob. Kahit siguro hanggang pagtanda ko, hindi ako makakabili ng ganito kamahal na bagay. Po, hindi ko maiwasang mamangha nang biglang tumayo sa likuran ko si Sir Rafael at isinuot nito ang hawak niyang kwentas. Nakaramdam ako nang hindi maipaliwanag na kilabot ng maramdaman ko pa na sumayad ang kamay nito sa balat ko. Hindi ko maiwasang mapalunok ng makailang ulit, lalo na nang tuluyan na nitong maisuot sa akin ang kwentas at titigan ako nito sabay pakawala ng matamis na ngiti. Perfect. Bagay sa iyo, nakangiti nitong wika. Para akong nahipnotismo na napatitig dito. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon ko lang nakitang umiti ang amo ko. Ano kaya ang nakain nito? Hindi kaya may kung anong kapangyarihan ang kwentas na ito na siyang nakatulong para umiti siya ng ganito. I will buy it, baling nito sa nag-aasikaso sa amin. Hindi ko na namalayan pa ang mga susunod na nangyari. Nakafocus ako sa suot kong kwentas ngayon, lalo na nang banggitin ng nag-aasikaso kung magkano ang presyo nito. 1.7 million pesos. Para tuloy bigla akong kinabahan at gusto na itong ipatanggal sa likod. Kahit siguro buhay ko, hindi sapat na maging kabayaran sa kwentas na ito. Nakatapat ako sa salamin habang titig na titig sa aking liig. White gold at pink na bato ang pinaka-pendant niya. Tuwing gumagalaw ako kumikinang ito, lalo na kapag tinatamaan ng liwanag ilaw. Let's go! Masyado ng late at kailangan na nating makauwi. Narinig ko pang pagyayaya nito sa akin. Hindi ko na namalaya ang muling paglapit nito sa akin. Nakafocus ako sa kung anong meron sa leg ko ngayon. Tapos na siguro silang mag-usap ng nag-a-assist sa amin. Eh sir, pwede po bang pakitanggalan ito? Wika ko dito sabay turo sa suot kong kwentas. Bakit hindi mo ba gusto? Tanong nito sa seryosong boses. Hindi naman po, baka po kasi mawala ko eh. Isa pa, baka makita nila madam na suot ko ito. Baka magalit sila kapag malaman nilang ipinasuot niyo sa akin ang regalo na para sa kanila, sagot ko. Hindi ko kasi alam kung para kanino itong kwentas. Baka merong mag-birthday sa pamilya, kaya sa akin niya isinukat. Tinitigan ako nito bago sumagot. Sino ang nagsabi? Para sa iyo yan, sa kung kanino man ang kwentas na yan. Binili ko yan para sa iyo, kaya wala kang choice, kundi gamitin yan araw-araw, sagot nito at agad akong tinalikuran. Parang bigla naman akong ipinako sa aking kinatatayuan sa sinabi nito. Ilang segundo din akong hindi nakagalaw bago sumunod dito. Para sa akin po. Pero bakit po? Tanong ko. Huminto ito sa paglalakad at hinarap ako. Anong bakit? Regalo ko sa iyo yan, kaya huwag ka nang magtanong, sagot nito. Hindi ko naman po birthday sir para regaluhan. Isa pa, mahal po ito. Ayaw ko nito, diretsahan kong sagot.
Agad na nagdilim ang ekspresyon nito at hindi marahil nagustuhan ang sagot ko kaya napalunok ako ng makailang ulit bago muling nagsalita. Mahal po kasi ito masyado, ay hindi ko po kayang magsuot ng ganito sir, wika ko sa bayo ko. Ano na ngayon ang gagawin natin dyan? Itapon sa basurahan dahil ayaw mo, sagot nito sa seryosong boses. Agad akong nanatulala dito. Mukhang hindi ito nagbibiro dahil nakakunot na naman ang noo at mukhang galit. Grabe, kung makapagsabi siya ng ganito parang wala lang sa kanya ang ibinayad niya dito. May tama ba sa utak itong amo ko? Ang hirap niyang spellingin. Subukan mong hubarin yan. Hindi ako magdadalawang isip na itapon sa basuran. Ikaw na nga itong niregaluhan para naman magmukha kang tao, ikaw pa itong mareklamo, wika nito at agad akong tinalikuran. Mabilis itong naglakad kaya agad ko itong hinabol. Mukhang nagalit talaga kaya hindi na ako nagtangkap ang magsalita. Kung itatapon niya itong suot ko, eh di akin na lang. Total sobrang yaman naman nila eh. Pero teka lang, baka naman ikaltas nila ito sa sahod ko. Hindi pwede iyon. Balak kong ipagawa ang bahay namin sa probensya at lahat ng sweldo ko ipapadala ko doon sa amin. Sisigurado po kayo sir, akin na lang po ito. Baka po ikaltas niyo sa sahod ko ha? Hindi po ako papayag, muling wika ko. Tumigil ito sa paglalakad at tinitigan ako. Narinig mo naman siguro ang presyo ng suot mo, diba? Kahit habang buhay ka pang manilbihan sa mansyon, hindi kayang bayaran ng sweldo mo ang kwentas na yan. Chieske. Chieske, seryoso nitong sagot at nagpatuloy na sa paglalakad. Agad naman akong napasunod dito. Hindi naman siguro ako sisingilin. Sinabi niya kanina na regalo eh. Kaya walang bayad. Isa pa barya lang naman siguro sa kanya ang perang ibinayad niya dito. Siguro may magic ang black card na ginagamit nito. Lahat kasi ng binili namin iyon ang ginagamit niyang pambayad. Halos sarado na ang mga tindahan na nadaanan namin. Gabi na talaga siguro dahil inaantok na ako. Sana naman uwi na kami. Ayaw ko nang mag-ikot. Nagugutom ka ba? Nagulat pa ako nang bigla itong huminto at hinarap ako. Agad akong umiling. Laking pasalamat ko nang lumabas na kami ng mall at diretsong naglakad papuntang parking. Ibang sasakyan na ang binuksan ni Rafael ngayon. Tuluyan na nga kaming iniwan ni Ma'am Arabella dito sa mall. Sakay na, wika nito sa seryosong boses. Nag-aalangan man ay agad na din akong sumakay. May sariling sasakyan ang tatlong lalaking nakabuntot sa amin, kaya kaming dalawa lang ang nasa loob ng kotse nito. Si Sir Rafael pala ang magdadrive, kaya siguro dito niya ako pinapwesto sa unahan dahil wala naman kaming ibang kasama dito sa loob ng kotse. Pinakiramdaman ko lang siya nang pinaandar niya na ang kotse. Nilingon pa ako nito tsaka napailing pagkatapos ay dumukwang ito sa akin, kaya pakiramdam ko biglang naningas ang buo kong katawan. Hindi ako nakagalaw. Pati ba naman sa paglalagay ng seatbelt hindi mo pa alam gawin, bulong nito sa punong tainga ko. Ramdam ko ang init ng hininga nito sa may tainga ko, kaya agad na nanindig ang aking balahibo sa buong katawan. Ano ba ito? Normal pa ba ito sa amo namin? Bakit habang tumatagal lalo siyang naging kakaiba? Nagpasalamat ako dahil umayos na ito ng upo pagkatapos niyang ikabit sa katawan ko ang seatbelt niyang sinasabi. Pagkatapos ay unti-unti na nitong pinausad ang sasakyan. Tahimik lang ako habang diretso ang tingin sa kalsada. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain na muna tayo? Tanong nito. Tinanong niya na ako kanina pero dahil iling lang naman ang sagot ko tinanong na naman niya ulit. Baka si sir. Talaga ang gutom kaya ganoon. Nahihiya lang siyang magsabi sa akin. Char. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko sobrang saya ko dahil nasulo ko si Veronica. Gusto kong bilhin lahat ng bagay na nakikita ko dito sa mall na alam kong babagay sa kanya. Pakiramdam ko mahalaga ang bawat oras na kasama ko siya, kaya nang mapadaan kami sa isang jewelry shop ay agad ko itong hinila papasok. Kung tutuusin, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ipinag-shopping akong babae sa tanang buhay ko. Noon pa man hindi ako mayayaya ng pamilya ko sa ganitong bagay dahil mainipin akong tao. Para sa akin walang kwenta at sayang lang ang oras sa mga ganitong bagay.
Ang mga naging kafling ko naman noon ay sa kwarto palagi ang bagsak namin. Pero ngayong si Veronica ang kasama ko, walang ni kahit pagkainip akong nararamdaman. Gustong gusto ko pa itong makasama ng matagal dito sa labas, dahil pakiramdam ko gusto kong ipakita sa lahat ng tao na nakakasalubong namin kung gaano kaganda ang kasama ko ngayon. Hindi ko alam kung nasisiraan lang ba ako ng bait o naawa ako dito, at gusto kong iparanas dito ang hindi niya naranasan sa tanang buhay niya. Pero hindi, alam kong may malalim na dahilan ang lahat ng ito, kaya naman ngayon palang sisiguraduhin kong magiging comfortable ito sa mansyon. Ito na din siguro ang pagkakataon na magseryoso na ako sa buhay. Awkward man at maraming magtataas ng kilay sa ginagawa kong ito sa isang babaeng katulad ni Veronica, pero ano ang magagawa ko? Dito ako masaya. Katulad sa mga nauna kong pinamili para dito, nagpakita agad ito ng pagtutol sa kwentas na binili ko para sa kanya. Pero nabayaran ko na ang bagay na yon at bumagay naman sa kanya, kaya no big deal. Maliit na bagay kung tutuusin, dahil gusto ko lang naman ito sanang makita ng umiti, kaya binibili ko ang mga bagay na wala siya. Pero kabaliktaran ang lahat. Lahat ng ibinibigay ko ay lagi nitong tinatanggihan. Kailangan pang takutin at sungitan para manahimik. Katulad ngayon, tinatanong ko lang kung gusto niyang kumain, hindi na naman umiimik. May pakagat-kagat pa ng labi minsan. Mabuti na lang malakas akong magpigil. Kung hindi, baka kanina ko pa ito hinalikan. Kanina pa kasi ako gigil na gigil sa labi nito. Kapag mangyari iyon, baka ito ang kauna-unahang babae ang mahalikan ko sa labi. Para kasing ang sarap eh. Organic dahil halatang hindi ito gumagamit ng lipstick. Kung ano ang kulay ng labi nito kanina nang umalis kami ng mansyon, ganoon pa rin hanggang ngayon. Mabuti na lang at maraming mga bukas na restaurant dito sa dinadaanan namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong lumiko sa napili kong restaurant kung saan pwede kaming mag-dine-in. Nagsiserve sila ng American at Asian cuisine, kaya tiyak na mag-enjoy si Veronica dito. Mas maigi na din na kumain muna kami bago umuwi para makapagpahinga agad ito pagdating namin. Bukas balak kong kakausapin sila mommy at daddy tungkol sa education ni Veronica. Gusto ko itong kuhaan ng tutor para naman maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ako na ang mag-sponsor sa lahat ng kailangan nito. Bahala sila kung ano ang iisipin nila tungkol sa bagay na ito, pero simula bukas babakuran ko na ang babaeng katabi ko. Bahala na. As long na masaya ako sa presensya nito, mananatili siya sa tabi ko, este sa mansyon. Siya ang gagamitin kong inspiration para magtino na ako at iwasan ko muna ang makipag-fling sa mga babae. Nakakasawa din pala ang ganoong gawain. Wala nang thrill. Agad akong nag-park. Hindi na umiimik pa si Veronica, kaya alam kong gutom na din ito. Mas mabuti na din na tahimik ito kaysa naman puro pagtutol ang lumalabas sa bibig nito. Agad akong naiinis kapag naririnig ko ang bagay na yon. Para kasing hindi siya natutuwa sa mga effort na ginagawa ko sa kanya. Natapos din ang araw na ito. Pakiramdam ko latang-lata ang katawan ko pagkababa ko ng kotse ni Sir Rafael. Tahimik na ang buong mansyon at mukhang tulog na ang mga tao. Sa bagay, alas 11 na pala ng gabi ayon sa nakita kong oras kanina sa loob ng kotse ni Sir. Pwede ka nang pumasok sa kwarto mo para magpahinga. Ipapahatid ko na lang bukas ng umaga sa kwarto mo ang mga pinamili mo. Wika ni Sir Rafael. Agad kong tumango at nagmamadali itong tinalikuran. Veronica, good night, sigaw pa nito. Napalingon pa ako dito at kita ko kung paano ako nito titigan. Nahintakutan naman akong muling tumalikod at halos tumakbo na ako papunta sa likod ng mansyon kung saan matatagpuan ang mga kwarto ng mga kasambahay. Pagdating sa tapat ng pinto ng kwarto namin ni Manang SP, hingal na hingal ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin sa mga ipinapakita ng amo ko sa akin. Parang bigla kasi siyang nagiging kakaiba kanina sa restaurant. Halos subuan niya pa ako kanina habang kumakain kami at ipinaghiwa niya pa ako ng steak. Para tuloy kaming mag-shota. Natapik ko naman ang noo ko nang maisip ang huling bagay na iyon. Malabong papato sa isang tulad ko si Sir Rafael. Baka mabait naman talaga ito. Talagang lagi lang nakakunot ang kanyang noo. Ipinag-shopping na nga ako lahat-lahat, kaya hindi ko siya dapat pag-isipan ng masama. Mabait siya at normal lang sa kanya ang magsungit. Dahan-dahan kong binuksan ang kwarto namin ni Manang Espe.
Ayaw kong makalikha ng ingay dahil nakakahiya at tiyak tulog na ito. Baguhan pa lang ako dito at ayaw kong may masabi itong masama sa akin. Nakahinga ako ng maluwang nang mapansin kong tulog na si Manang. Agad kong hinagilap ang tuwalya ko at ang damit kong pantulog at patingkayad na naglakad papuntang banyo. Mabuti na lang at may maliit kaming banyo dito sa kwarto. Hindi na namin kailangan pang lumabas kung sakaling gagamit kami ng kubeta. Pagkatapos kong maghilamos ay agad kong pinalitan ng pantulog ang damit na suot ko. Maingat ko pang tinupi dahil gandang-ganda ako dito. Ko akalain na makakasuot ako ng ganito kagandang damit sa tanang buhay ko. Lalo na itong kwentas. Akmang hubarin ko na rin ang kwentas na suot ko nang maalala ko ang sinabi kanina ni Sir Rafael. Bawal daw hubarin dahil itatapon niya daw sa basurahan. Hays, ganoon ba talaga ang mga mayayaman? Walang halaga sa kanila ang mga mamahaling bagay. Pagkatapos kong gumamit ng banyo ay dahan-dahan na akong lumabas. Muntik pa akong mapasigaw ng pagkalabas ko ng banyo ay nakita kong nakatayo si Manang Espe sa pintuan. Naghihikab pa ito. Oh, Veronica, kanina ka pa ba nakauwi? Agad na tanong nito. Kakauwi lang po namin ni Sir. Ang dami niya kasing pinuntahan eh. Isa pa iniwan kami ni Ma'am Arabella kanina sa mall, sagot ko dito. Huli na nang ma-realize ko na hindi naman pala kasama sa tanong ni Manang ang sinasabi ko ngayon. Ngumiti lang ito sa akin at tuluyan nang pumasok sa loob ng banyo. Agad naman din akong naglakad patungo sa aking higaan at nahiga na. Nagpapaantok ako nang muling lumabas si Manang. Dumako pa ang tingin nito sa akin bago nagsalita. Magpahinga ka na, Veronica. Maaga pa tayo bukas, wika nito. Sige po, Manang. Salamat po, sagot ko at ipinikit na ang aking mga mata hanggang sa nakatulog na ako. Kinaumagahan, agad akong bumangon sa aking higaan nang maalimpungatan kong nag-aayos na si Manang ng kanyang higaan. Suot na din ito ang kanyang uniform, kaya naman agad akong naglakad papuntang banyo para umihi at mag-toothbrush. Veronica, mauna na ako sa kusina. Sumunod ka na lang, wika pa nito sa akin. Agad ko naman itong sinagot. Sige po, Manang. Susunod po kaagad ako, sagot ko naman at nagmamadaling hinubad ang pantulog ko at isinuot ang uniform pang kasambahay. Nang mapansin kong maayos na ang lahat ay agad akong naglakad palabas ng quarter namin. Nakita ko pa si Ate Maricar na naglalakad papuntang kusina kaya binilisan ko ang aking hakbang para maabutan ito. Ate, tawag ko dito. Agad naman itong lumingon sa akin kaya nakangiti ko itong nilapitan. Kumusta? Anong oras kayo nakauwi kagabi? Tanong nito. Alas 11 na, Ate, sagot ko naman. Tumango na ito at ipinagpatuloy na ang paglalakad patungong kusina kaya agad akong sumunod sa kanya. Pagdating ng kusina ay naabutan pa namin na nandito na din ang ilang kinakausap sila ni Manang at mukhang sinasabi sa mga ito kung ano ang gagawin nila ngayong araw. Abala din ang tagaluto sa paghahanda ng pagkain. Kayong dalawa naman, Maricar at Veronica, sa dining pa rin kayo. Kumpleto ang buong Villarama. Family, kaya dapat maging alerto kayo sa lahat ng iutos nila. Wika sa aming dalawa ni Manang Espe. Sabay kaming tumango ni Ate Maricar. Bueno, kumain na ang gustong kumain. Bigyan ko kayo ng 30 minutes pagkatapos umpisahan na ninyo ang inyong mga trabaho kung saan kayo nakatoka, wika ni Manang at pumalakpak pa. Kanya-kanya naman kami kuha ng baso para ipagtempla ang aming mga sarili ng kape. Mas maganda nang may laman ang aming sikmura bago magtrabaho. Kayong dalawa, bilisan nyo. Mamaya lang ng kaunti, bababa na ang ilang miyembro ng pamilya, wika ni Manang sa amin ni Ate Maricar. Agad naman kaming tumango. Pagkatapos namin humigop ng mainit na kape at kumain ng ilang slice ng bread ay pumasok na kami sa loob ng dining room. Masyado pang tahimik. Tulog pa ang lahat pero kaming mga kasambahay, abala na. Ate, ganito ba talaga ang mga mayayaman? Sa sobrang daming nakahain sa lamesa, hindi naman nila kinakain lahat. Pakunti, kunti nga lang ang kinakain nila eh. Wika ko kay Ate Maricar ng pagmasdan ang mga nakalagay na pagkain sa lamesa. Talo pa ang fiesta gayong agahan lang naman. Iyong ibang pagkain na nakahain ngayon ko lang nakita sa tanang buhay ko. Ang aga-aga may mga prutas na din na nakahain.
ganyan talaga sila. Pero alam mo mga kasambahay din ang ubos sa mga iyan. Kaya tingnan mo ang mga kasamahan natin, ang lulusog nila. Open sa pagkain ang mga kasambahay ng mansyon. Pwedeng kumain ang lahat hanggat gusto, humahagikik na wika ni Ate Maricar. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti. Good morning! Napatuwid kami ng tayo ni Ate Maricar nang marinig namin ang pagbati na iyon. Agad namin nakita si Sir Elijah kasunod ng dalawa niya pang pinsan na anak ni Ma'am Arabella. Mga dalaga at binata na sila at nakalimutan ko ang kanilang mga pangalan. Hindi pa ba bumababa sila Mommy at Daddy? Tanong ng dalaga. Si Ate Maricar na ang sumagot. Hindi pa po Ma'am Jen. Sagot dito ni Ate Maricar. Agad ko naman tinandaan ang pangalan nito. Kailangan kong makabisado lahat ng pangalan ng miyembro ng pamilya nila Madam at Sir. Hindi naman nagtagal at nagsipagdatingan na sila, kasama si Sir Rafael na noon ay seryoso ang mukha. Nahuli ko pang tinititigan ako nito bago itinoon ang pansin sa pagkain. Hindi ko naman maiwasan nakabahan dahil doon. Tahimik lang kaming nakaantabay ni Ate Maricar sa mga posible nilang iutos sa amin. Nika, anong time kayo nakauwi kagabi ni Uncle? Nagulat pa ako nang biglang tumingin sa gawi ko si Sir Elijah at magtanong kung anong oras kami nakauwi kagabi. Muli akong napasulyap kay Sir Rafael na noon ay nakasimangot na nakatitig kay Sir Elijah. Bakit mo tinatanong? Malamig na sagot nito. Muli akong napayuko. Bakit masama ba magtanong? Si Uncle talaga, sagot naman ni Sir Elijah sabay sinamangot at muli akong binalingan. Mga alas 11 po sir, sagot ko na lang dahil mukhang naghihintay ito ng sagot mula sa akin. Tumango naman ito. Usap tayo mamaya ha. Parang bigla akong na-curious sa lugar niyo sa probensya. Gusto kong puntahan, nakangitin itong wika sabay kindan. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa ginawa nito. Kiyaske. Kiyaske. Hindi pwede. Maiutos ako sa kanya mamaya, sagot ni Sir Rafael. Linggo ngayon, Uncle. Dapat nga day off niya ngayon eh hindi po ba Mama Carissa? Reklamo ni Sir Elijah sabay tanong sa kanyang lola. Agad naman tumango si Madam Carissa. Yes, kung may gagawin man sila ngayon hindi ganoon kabigat dapat. Linggo ngayon at karapatan nilang magpahinga. Ang mga kasambahay na gustong lumabas para magsimba at mamasyal pwede nilang gawin yun, sagot ni Madam. Agad naman binalingan ni Sir Elijah si Sir Rafael at minisihan. Noong Thursday lang dumating dito si Veronica sa bahay, kaya hindi siya kasali dyan. Ipapaayos ko sa kanya ang mga isusuot ko in a whole week sa opisina, sagot nito. Sabay-sabay naman napatingin dito ang buong pamilya at nagtatakang tumiti. Seryoso, narinig kong tanong ni Ma'am Miracle. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Hindi ito sinagot ni Sir Rafael at muling itinoon ang pansin sa pagkain. Kayong dalawa, pwede na din kayong kumain. May mga kamay at paa ang mga nandito. Sila na ang gagawa kung may mga kailangan pa. And Veronica, kakausapin kita mamaya, wika ni Madam Carissa. Kinabahan man pero agad na akong sumagot. Opo Madam, nakayuko kong sagot at agad na naglakad palabas ng dining area. See you later Nika, pahabol pang wika ni Sir Elijah. Hindi ko na lang ito pinansin at agad na akong lumabas sa dining room kasunod ni Ate Maricar. Grabe. Palagay ko may crush sa. Iyo si Sir Elijah, sambit ni Ate Maricar pagdating namin ng kitchen. Mabuti na lang at walang ibang tao dito sa kusina kung hindi nakakahiya sa mga nakakarinig. Ano ka ba ate? Imposible naman yung sinasabi mo. Sadyang mabait lang talaga si Sir Elijah, nahihiya kong sagot. Hindi rin. Sa iyo lang naman ganyan si Sir Elijah. Hindi nga iyan namamansin sa amin eh, sagot nito. Pagkatapos ay tinitigan ako nito. Sa bagay hindi naman nakakapagtaka yun dahil maganda ka naman talaga. Sana all na lang talaga, nakangiti nitong muling wika. Ate naman, imposible po iyan. Friendly lang talaga siguro si Sir Elijah. Mababait naman talaga ang mga amo natin eh, kaya ayaw kong bigyan ng kahulugan lahat ng kabaitan nila na ipinapakita, sagot ko naman. Hindi naman nakasagot si Ate Maricar bagkos napansin kong tumitig ito sa leg ko. Na-conscious ako at napahawak pa ako sa kwentas na suot ko. Wow, ang ganda ng suot mong kwentas.
Saan galing iyan? Bakas ang kuryosidad sa boses na tanong nito. Binili ni Sir Rafael kagabi. Sagot ko. Agad na nanlaki ang mga mata nito at sinipat ako ng tingin. Tatalaga? Hindi nga, tanong nito. Nagtaka naman ako kaya agad ko itong tinanong. Bakit po? Pangit po ba? Tanong ko. Sure ka? Kaya pala natagalan kayo kagabi dahil ibinili ka pa niya ng ganyan. Siguro crush ka din ni Sir Rafael, muling wika nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ano ka ba ate, lahat na lang crush ako, nahihiyang sagot ko. At tinalikuran na siya. Baka kung saan pa mapunta ang pag-uusap namin na ito. Isa pa nakakahiya kung may ibang taong makarinig. Babalik muna ako ng kwarto namin ni Manang Este. Veronica, hindi pa ako nakalayo nang may tumawag sa akin. Agad akong napalingon at nagulat ako dahil si Sir Rafael pala ang tumatawag sa akin. Nasa tabi ito ni Ate Maricar, kaya muli akong lumapit. Bakit po sir, tanong ko. Baka gusto na nitong paumpisahan sa akin ang trabahong gusto niyang ipagawa. Sumama ka sa akin, wika nito sabay hawak sa aking kamay. Naguguluhan naman ako at bumaling pa kay Ate Maricar na noon ay bakas ang pagtataka sa mukha nito. Sa saan po tayo pupunta sir, tanong ko dito at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kumakabog ang puso ko sa hawak ni Sir Rafael. Damang-dama ko ang mainit at malambot nitong palad. Grabe, parang normal na lang sa kanya na hawakan ako sa kamay. Napapatingin pa sa amin ang mga nadadaanan naming mga kasama kong kasambahay, kaya napapayuko na lang ako dahil sa hiya. Baka kasi kung ano pa ang isipin nila. Nagtaka pa ako dahil pumasok kami sa mansyon. Hindi ko maiwasan na mamangha sa aming mga nadadaanan. Grabe, puro karangyaan ang aking nakikita. Mga bagay na ngayon ko lang nakikita sa tanang buhay ko. Napatingala pa ako sa hagdan ng hilahin ako ni Sir Rafael Paquet doon. Wala na akong nagawa pa kundi magpatianod na lang. Mabuti na lang at walang ni isa mang miyembro ng pamilya ang nasa paligid, kung hindi mas nakakahiya talaga. Hindi naman ito sinagot ang tanong ko, kaya nakaramdam ako ng kaba. Ano ba kasi talaga ang gustong mangyari ni Sir Rafael sa buhay niya? Esther, sa buhay ko. Basta na lang manghihila ng walang pasabi. Hindi porket ipinag-shopping niya ako kagabi, basta-basta niya lang akong dadalhin kung saan-saan. Kung makahawak sa kamay ko, akala mo naman tatakbuhan ko siya. Eh hindi naman ako basta-basta makakalabas dito sa mansion dahil ang taas ng gate at may gwardiya pa. Pagkatapos naming akyatin ang magarang hagdan ay naglakad pa kami hanggang sa pinakadulo. Sa sobrang lawak ng mansion, hindi ko alam kung para kanino yung mga nakasarang pintuan na aming nadaanan. Hindi ba naliligaw ang mga tao dito? Kaya pala ang dami nilang kasambahay kasi malawak ang lilinisin. Ahem sir, saan niyo po ako dadalhin? Tanong ko muli habang hinihila ko na ang aking kamay para mabitawan nito, pero bigo ako. Lalo niya pang hinigpitan at hindi niya ako sinasagot. Diyos ko, baka kukunin ni sir ang puri ko at pagkatapos basta niya lang akong patayin at itago sa isa sa mga kwartong nadadaanan namin. Sa isiping iyon bigla akong kinabahan, at the same time gusto kong kaltukin ang utak ko. Naisip ko talaga ang puri-puri na yan. For sure naman maraming babae si Sir at hindi na kailangan na mamilit sa isang katulad kong hamak na kasambahay. Pambihira talaga, minsan itong utak ko walang preno kong mag-isip. Mga imposibleng bagay pa ang kadalasang pumapasok sa kukuti ko. Eh hindi naman mukhang rapist itong amo ko. Ang pugi pa nga kahit laging nagsusungit. Kakausapin ka nila mommy. May ilang bagay na gustong itanong sa iyo. Hintayin natin sila sa library dahil susunod na din sila, wika nito. Sa wakas sumagot na din ang masungit na ito. Iyon lang naman pala, may pahawak-hawak pa ng kamay ko, eh mas malambot pa nga ang kamay niya sa kamay kong kalyuhin dahil sa kakalaban ng mga damit ng mga kapatid ko noong nasa probinsya pa ako. Bakit daw po? May mali po ba akong nagawa? Diyos ko naman, sana hindi nila ako sasantihin. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito, agad ko namang sagot at hindi maiwasan na makaramdam ng kaba. Totoo naman talaga iyon. Sa dinami, daming katulong dito sa mansion, ako pa talaga ang pinatawag. Hindi na naman niya ako sinagot at sa wakas huminto na kami sa isang nakasarang pintuan at laking pasalamat ko binitawan niya na ang kamay ko.
Binuksan niya ang pintuan at tumampad sa paningin ko ang isang silid na ang unang umagaw sa pansin ko ay ang maraming mga libro na nakadisplay. Hindi ko maiwasang mamangha at inilibot ang aking tingin sa paligid. Ito ang study room at opisina ni Daddy noon. Since ako na ang magpapatakbo ng kumpanya ngayon, dito na ako kadalasan tatambay, sagot nito at umupo sa isang sofa. Medyo mahaba ang salita niya ngayon ah. Isa pa, hindi naman ako nagtatanong siya na ang unang nagkwento sa akin. Napakahirap talagang spellingin ni sir. Ano po ang gagawin ko dito ngayon sir, hindi ko maiwasang tanong. Hindi mo ba ako narinig kanina? Sabi ko, hintayin natin sila mommy at daddy. Kakausapin ka nila, sagot nito. Natamim naman ako. Oo nga pala, iyon ang sabi niya kanina. Umiral na naman siguro ang katangahan ko. Paminsan-minsan kasi sinusumpong ako sa bagay na iyon eh. Pero teka lang, ang alam ko nasa dining area pa sila. Isa pa, bakit siya pa ang kusang nagdala sa akin dito? Pwede naman akong magpasama kay Ate Maricar papunta dito kung sakaling ready na sila madam. Eto tuloy, nakatunga nga ako dito habang ang amo ko abala na sa kakapindot ng kanyang cellphone. Ano ang number mo? Para naman tatawagan kita kung may kailangan ako. Maya-maya ay pukaw nito sa malalim kong diwa. Wala sa sariling nilingon ko ito. Nakatitig na naman sa akin, kaya naman agad kong iniwas ang mga mata ko sa kanya. Para kasing may magnet ang titig ni sir. Parang hinihigop pati kaluluwa ko. Char. Wala po akong ganyan sir, sagot ko. Napansin ko na naman ang pagkunot ng noo nito. Ano na mali ba kung wala akong number? Paano ako magkaroon ng number eh sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagkakaroon ng sariling cellphone. Nakikipindot lang ako sa cellphone ni Ethel noong nag-apply ako sa agency. Wala number. Bakit nasaan ang cellphone mo, tanong nito. Grabe naman siya, akala niya ba lahat ng tao kayang bumili ng cellphone na iyan? Hindi nga namin kayang bumili ng cellphone pa kaya. Wala po sir eh. Hindi pa ako nagkakaroon ng ganyan, hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya dahil sa sagot ko iyon. Bakit hindi ka marunong magbasa, tanong nito. Agad naman bumuka ang butas ng ilong ko. Ano siya, magaling kaya ako magbasa ng English at Tagalog. Hindi ako nakakaintindi ng English pero alam ko kung paano basahin ang ilang bagay. Kahit papaano natapos ko naman ang grade 4. Hindi nga lang naituloy ang pag-aaral ko dahil naging yaya ko ng mga kapatid ko. Marunong naman po sir. Wala lang po kasi kaming pambili eh. Mahirap lang po kami. Sagot ko sa bayo ko. Hindi na ito umimik bagkos ramdam ko ang titig nito. Halos isang oras din kaming naghintay kina Madam Carissa at Sir Gabriel dito sa loob ng library bago ito dumating. Mabuti na lang at hindi na muling nagtanong ulit si Sir Rafael pagkatapos naming pag-usapan ang tungkol sa cellphone. Nanahimik na ito at muling itinutukok ang buong pansin sa cellphone, samantalang ako pigil na pigil ang maghikap. Bigla akong inantok dahil sobrang lamig dito sa library. Itinudo yata ang aircon. Saktong dumating na sila Madam at Sir, kaya agad akong tumayo mula sa pagkakaupo para magbigay galang. Agad naman nila akong sinensyasan na maupong muli. May idea ka ba kung bakit gusto ka naming makausap ngayon, agad na tanong ni Madam. Hindi naman ako nakaimik. Inihahanda ko na ang luha sa aking mga mata kung sakaling sabihin nito na sesante na ako. Kung tutuusin katanggap, tanggap naman ang bagay na iyon dahil itin lang ako. Mga 30 years old and up ang hanap nilang kasambahay. Ma'am, huwag niyo po ako tanggalin. Promise po. Gagalingan ko pa ang trabaho. Sagot ko na halos mamasa na ang talukap ng aking mga mata. Dahil pigil ko na ang sarili ko. Umiyak. No. Hindi iyan ang reason. Actually, gusto nga ni Arabella na doon ka na lang sa kanila magtrabaho. Gusto niyang ilipat kita sa bahay nila, pero may isang tao dito sa mansion ang tumututol. Sagot ni Madam sabay sulyap sa anak nitong si Sir Rafael. Hindi ko naman binigyan ng pansin ang bagay na iyon. Kahit paano bahagya naman akong kumalma sa sinabi nito na hindi ako tatanggalin. Ang ipinagtataka ko lang ano kaya ang sadya nila sa akin. Hindi na muna ako sumagot. Gusto ko pang pakinggan ang mga susunod pang sasabihin ni Madam Carissa.
Napag-usapan namin ni Arabella na since hindi naman na iba sa amin ang nanay mo, tutulungan ka namin na maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Iyon kung gusto mo lang naman pagpapatuloy na wika ni Madam. Gulat naman akong napatitig dito. Hindi ko maiwasang agad na mangilid ang luha sa aking mga mata dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon na nararamdaman. Matagal ko ng pangarap na makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi ko lang talaga akalain na ang mga amo ko pa ngayon ang mag-offer ng ganito sa akin, at isa pa ilang araw lang naman ako sa kanila pagkatapos offeran nila ako ng ganito. Hindi ba't ang swerte ko? Kiyaste. Sumagot ka na. Mamaya na ang drama, gusto mo bang mag-aral ulit o ayaw mo, sabat naman ni Sir Rafael. Nandoon na ako sa point na gusto ko nang mapahagulhol ng iyak dahil sa tuwang nararamdaman, pero nabaliwala iyon dahil sa biglang pagsabat ng masungit nilang anak. Wala talagang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Eh madam, gusto ko po, kaya lang nahihiya po ako eh. Sagot ko na lang sa bayo ko. Nahihiya? Saan? Kanino? Tanong ni Madam Carissa. Sa magiging mga ka-classmates ko po kung sakali, mahinang sagot ko. Sa edad kong ito, nag-aalagangan na din ako bumalik ng eskwelahan kahit gustong gusto ko pa, baka. Maging katawa-tawa lang ako sa loob ng classroom. Isa pa, paano ako makakapagpadala ng pera nito sa probensya? Baka wala na akong sasahurin nito kung tatanggapin ko ang offer. Iha, huwag mong problema ang bagay na iyan. Kami ang bahala. Hindi mo kailangang pumasok sa mga normal na eskwelahan para maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral, sabat naman ni Sir Gabriel. Hindi ko naman alam ang ibig nitong sabahin, kaya muling nanahimik ako. Isa lang ang gusto namin mangyari kapag tanggapin mo ang offer namin. Mananatili ka dito sa mansion hanggang makatapos ka. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa pamilya mo sa probensya. Ibibigay namin lahat ng pangangailangan nila, muling wika ni Madam. Hindi ako nakaimik. Ibig sabihin ba nito, habang buhay kong pagsisilbihan ang kanilang pamilya? Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi nito. Ganoon ba talaga sila kabait para tulungan nila ulit ako upang makabalik sa pag-aaral? Ayos lang naman sa akin ang kapalit. Pagsisilbihan ko talaga sila sa abot ng aking makakaya bilang pagtanaw ng utang na loob. Ginawa namin ito dahil nanghihinayang kami sa iyong magiging kinabukasan. Bata ka pa at malayo pa ang iyong mararating kung sakaling makapagtapos ka. Huwag kang mag-alala, ibibigay namin sa iyo at sa pamilya mo lahat ng pangangailangan hanggang sa makapagtapos ka, mahabang wika ni Madam. Hindi ko naman maiwasan na maluha dahil sa sinabi nito. Totoo bang nangyayari ito? Hindi ba ako nananaginip? Normal lang sa amin na may tinutulungan kami. May mga foundation kaming sinusuportahan at isa ka sa aming mga beneficiary, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano dyan. Baka mamaya isipin mo special ka eh, sabat naman ng masungit nilang anak. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi nito. Madam, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Nakakahiya po, sagot ko. Nakangiti namang tinitigan ako ni Madam Carissa. Don't worry, kami ang bahala sa iyo, iha. Isipin mo na lang na ito ang gift namin sa buong iyong pamilya. Pilitin mong makatapos ka para sa magandang kinabukasan ng iyong pamilya, sagot nito. Napayuko naman ako. Maghanda ka na. Sa ngayon, kukuha muna tayo ng pwedeng magtutor sa iyo. May mga pamamaraan naman para hindi mo na kailangan pang pumasok sa elementary level. Magagawa natin ng paraan, basta kailangan mo lang mag-focus, sagot naman ni Sir Gabriel. Hindi ko naman mapigilan pa ang maluha. Ang bait talaga nila. Hindi ko akalain na darating ang ganitong opportunity sa buhay ko. Sino ba naman ako para tanggihan ang lahat ng ito, diba? Salamat po, Madam, Sir. Hayaan niyo po pag-iigihan ko ang trabaho ko, nahihiya kong sagot. Hindi iyan ang gusto naming gawin mo, iha. Ang gusto namin, pag-igihan mo ang iyong pag-aaral. Hindi ka namin ni required na magtrabaho dito sa mansion dahil maraming kasambahay dito para gawin ang mga iyon. Ang gusto namin gawin mo, mag-aral ka ng mag-aral para marami kang matututunan. Habulin natin ang mga taon na nawala ka sa eskwelahan. Aasahan ba namin iyon, Veronica, mahabang wika ni Madam Carissa? Opo, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan niyo sa akin.
Pero ngayon pa lang gusto ko nang ipakita sa inyo kung gaano po ako humahanga sa inyong kabutihan, Madam, Sir, na kayo ko kong sagot. Huwag mong isipin ang bagay na iyon. Sapat na sa amin na makikita kang nagsisikap. Yang hiya si Arabella sa nanay mo. Hindi niya daw natupad ang pangako niya sa naging kaibigan niya sa islang iyon, kaya ito ang paraan namin para makabawi. Sige, maghanda ka na. Maraming bakanting kwarto dito sa itaas. Iyon na lang ang gamitin mo, at least malapit ka dito sa library. Mahabang wika ni Madam. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Ibig sabihin, lilipat ako ng kwarto. Gusto ko sanang tumutol, kaya lang nahihiya ako. Baka sabihin nila, hindi pa ako nag-umpisa, matigas na ang ulo ko. Ayaw kong may masabi silang hindi maganda sa akin. Nakakahiya. Alam na ni Manang kung saan ang magiging kwarto mo. Ipinalagay ko na din ang mga damit na pinamili natin kagabi, sagot naman ni Sir Rafael. Salamat po, Sir, nahihiya kong sagot. Pagkatapos tumayo na ako. Mukhang tapos naman na siguro ang pag-uusap namin. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Magpahinga ka. Bukas na bukas din asikasuhin natin ang mga dapat gawin. Una siguro nating gawin, hanapan ka namin ng tutor para turuan ka muna ng ilang lessons dito sa mansion, muling wika ni Madam. Tumango ako at nagpaalam na. Lutang ang aking isipan hanggang sa nakalabas ng library. Tulala akong binaybay ang mahabang pasilyo hanggang sa pagbaba ng hagdan. Kinurot-kurot ko pa ang aking sarili para siguraduhin ko. Nananaginip ba ako o hindi? Pero, alam kong totoo lahat ng iyon. Hindi ako makapaniwala na matutupad na ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng mga amo ko. Akala ko habang buhay akong magiging mangmang. Hindi ko maiwasan na muling mapaluha. Hindi na ako nito mabubuli ng mga dati kong classmates noong elementary, na ngayon ay ang karamihan sa kanila ay nasa college na. Tama si Madam, kailangan kong pilitin na makatapos para sa aking pamilya. Para kina nanay at tatay at sa mga kapatid ko. Hindi ko sasayangin ang magandang opportunity na ito. Hindi ako susuko at pipilitin kong matagumpay. Gusto kong ipakita sa mga amo ko na hindi masasayang ang ibinigay nilang tiwala sa akin. Hindi ko na namalayan pang nasa harap na pala ako ng kwarto namin ni Manang Espe. Pinunasan ko muna ang luha sa aking mga mata bago dahan-dahan na binuksan ang pintuan. Agad kong nakita si Manang Espe na nakaupo sa aming maliit na lamesa dito sa kwarto. Nanonood ito ng telebisyon. Tapos ka na ba kausapin nila, Madam? Agad na tanong nito pagkapasok ko. Agad akong tumango at umupo sa aking higaan. Congratulations, Iha. Ngayon pa lang masaya na ako sa magiging kapalaran mo dito sa mansyon. Alam kong ito na ang umpisa para matupad mo ang iyong mga pangarap, na kangiti nitong wika. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na alam ang isasagot ko dahil dito. Hanggang ngayon lutang pa rin kasi ako. Halika. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Kailangan mo nang lumipat sa bago mong silid, na kangiti nitong wika sabay patay ng telebisyon. Mabigat man sa loob ko na iiwan si Manang dito sa silid na ito, pero kailangan kong gawin. Isa ito sa gusto ng mga amo namin. Gusto nilang ibigay ko ang 100% na attention ko sa pag-aaral. Manang, pasensya na po kung iiwan ko kaagad kayo dito sa kwartong ito. Nakakahiya po kasi kung tatanggi ako kina Madam at Sir na lumipat ng kwarto. Gusto po kasi nilang makapag-focus ako ngayon sa pag-aaral. Nahihiya kong wika. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyon, Ashley. Nandyan naman si Maricar. Siya na lang ang iyayain ko para samahan ako dito sa kwartong ito, sagot nito at tumayo na. Agad ko namang niligpit ang ilang peraso kong damit at inilagay sa maliit kong bag. Puro lumang damit yun at hindi ko alam kung masusuot ko pa ba. Maraming damit na binili kagabi si Sir Rafael para sa akin, at mas maganda kung iyon ang isusuot ko habang nandito ako sa mansyon. Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang magiging bago mong silid, Veronica, wika ni Manang. Agad naman akong tumalima. Bitbit ang aking bag. Sumunod agad ako dito. Hindi ko na pinansin pa ang mga tingin na pinupukol at pagbubulungan ng ilang kasamahan naming kasambahay. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na makilala ko sila isa-isa.
Isa. Kasama si Manang Espe, muli naming binaybay ang mahabang hagdan paakyat. Ilang kwarto din ang aming muling dinaanan bago kami huminto sa isa. Agad itong binuksan ni Manang Espe at niyaya ko nitong pumasok sa loob. Ito ang magiging kwarto mo, Veronica, nakangiti nitong wika sa akin. Parang hindi naman ako makapaniwala sa aking nakikita. Malayong malayo ang hitsura sa kwarto namin sa maid quarters. Manang, sigurado po ba kayo? Baka nagkamali lang po tayo ng pinasukan, agad kong wika at sinulyapan ang malapad na kama. Kulay pink ang kobre kama at pakiramdam ko, hindi ako bagay na mahiga dito. Sigurado ako, Veronica. Simula ngayon ito ang magiging kwarto mo. Mas maigi kung dito ka habang nag-aaral ka, nakangiti nitong wika. Hindi naman ako nakaimik at patuloy na nililibot ang tingin sa paligid. Hindi ako makapaniwala. Pwede mo nang ayusin ang mga gamit mo sa walk-in closet na yan. May sarili ka ring banyo, kaya tiyak na maging komportable ka, pagpapatuloy na wika nito. Agad naman dumako ang aking mga mata sa mga paper bags na maayos na nakasalansan sa isang tabi. Alam ko na ang laman ng mga iyon. Iyon yung mga damit na binili ni Sir Rafael para sa akin kagabi. Sige na. Magpahinga ka na muna. Simula bukas tiyak na magiging abala ka na. Congratulations, Veronica. Hangad ko ang iyong tagumpay. Kung may mga kailangan ka, huwag kang mag-atubili na lapitan ako, pagpapatuloy na wika nito. Nakangiti naman akong tumango dito at nagpasalamat. Napayakap pa ako dito hanggang sinasambit ang paulit-ulit na pasasalamat. Pagkatapos noon ay agad naman ako nitong iniwan dito sa loob ng kwarto. Malakas akong napabuntong hininga ng mapag-isa na ako. Hindi ko akalain na sa isang iglap biglang mababago ang buhay ko. Alam kong kahit ang pamilya ko, mabibigla din sila sa magandang kapalaran na nangyayari sa akin dito sa Manila. Dahan-dahan akong lumapit sa kama. Grabe, sobrang lawak nito. Kahit siguro 5 katao ka siya dito. Ang lawak ng buong silid. May sofa at maliit na lamesa kung saan may nakapatong na computer. Tulala ko pang dinaman ng palad ko kung gaano kalambot ang kama na ito. Hindi ko mapigilang mamangha. Pagkatapos ay agad akong humiga. Ah, grabe, sobrang komportable talaga. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na maranasan ko ang ganitong bagay. Dahil sa sobrang lambot at bango ng buong kwarto, hindi ko na namalayan pang nakatulog pala ako. Nagising na lang ako dahil sa mahinang katok sa pintuan. Agad akong bumangon at binuksan iyon. Hello at ganda. Kanina pa kita hinahanap eh. Mabuti na lang nabanggit sa akin ni Grandma Carissa na nandito ka sa kwarto mo. Isang nakangiting mukha ni Ma'am Charlotte ang agad na tumambad sa aking paningin. Agad itong pumasok sa loob ng kwarto at diretsong umupo sa gilid ng kama. Opo, Ma'am, hindi ko po napansin na nakatulog ako kaya hindi na ulit ako nakalabas pa, sagot ko naman. Nakangiti naman ako nitong tinitigan. Pwede bang huwag mo na akong tawaging Ma'am? You can call me Charlotte na lang dahil mula ngayon, magiging ate na kita, nakangiti nitong sagot. Agad naman akong natigilan dahil sa sinabi nito. Naku, Ma'am, hindi po pwede, sagot ko. Umiti ako, sabay tayo sa kama at nilapitan ako. Look, magaan ang loob ko sa iyo. Gusto kitang maging kaibigan. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin eh. I am 15 years old and you're 18, right? Nakangiti nitong wika. Dahan-dahan akong tumango at hindi inaalis ang pagkakatitig sa maganda nitong mukha. Well, starting today, friends na tayo. Hindi ka na daw magiging kasambahay dito sa mansyon, sabi sa amin ni Grandma. Kaya ituturing na kitang hindi iba sa amin, nakangiti nitong wika. Nahihiya naman akong napayuko dahil sa sinabi nito. Kung hindi na ako magtatrabaho dito bilang isang kasambahay, eh ano ang papel ko sa pamilya nila? Hindi, kailangan ko pa rin tumulong-tulong sa mga gawain. Dito kapag may free time ako. Nakakahiya sa kanila. Ayaw kong isipin nila na abusada ako. Don't worry, masasanay ka din, mababait din ang mga pinsan ko at pagdating ng mga araw makikilala mo din ang mga ugali nila isa-isa. Mababait kaming lahat. Tanging si Uncle Rafael lang naman ang kakaiba. Pero don't worry, normal na sa kanya iyon. Masasanay ka din sa kanya, mahaba nitong wika,
habang bakas ang kabaitan sa maganda nitong mukha. Kung gaano kabait ni Madam Carissa at Sir Gabriel, ganoon din kabait si Charlotte at baka ganoon din ang buong pamilya nila. Gusto pa akong maging kaibigan na kung tutuusin, hindi maari, dahil isa akong hamak na katulong lamang. Mayayaman sila at nakakahiya kung aakto ako bilang ka, level nila. Salamat po Ma'am Esti Charlotte. Sagot ko. Bigla kasi akong pinanlakihan ng mata ng tawagin kong ma'am ito kaya napilitan na akong tawagin ito sa pangalan niya. Nakakahiya man sa iisipin ng pamilya nito pero kung ito ang gusto ni Ma'am Carlotte at wala na akong magagawa. Ayaw kong magtampo o magalit ito sa akin. Hindi naman siguro magagalit sa akin sila madam kung sakaling marinig nila na tinatawag ko sa pangalan niya ang kanilang apo. Parang mas gusto kong tumambay dito sa kwarto mo. Tiyak na mapapadalas ang pagdalaw ko dito sa mansyon. Inintay kita kagabi para yayain mag-swimming pero ang tagal niyong umuwi, wika nito. Marami po kasing pinuntahan, sagot ko. Ganoon ba? Well, maybe next time, wika nito at tumayo na kama. Pagkatapos nilapitan nito ang mga nakahilirang mga paper bag sa isang sunog. Awus. Mga gamit mo. Gusto mong tulungan na kitang mag-ayos ng mga ito sa loob ng walk-in closet, tanong nito. Nahihiya akong umiling. Don't worry, we're friends na. Tutulungan na kita. Total mamaya pa naman kami uwi, muling wikan ito at kinuha ang ilang pirasong paper bag binitbit niya iyon at binuksan ang isang nakasarang pintuan. Agad naman akong kumuha ng ilang pirasong paper bag at napasunod dito. Alam mo lahat ng kwarto dito sa mansyon may mga ganito. Dito mo ilalagay lahat ng gamit mo. Lahat ng mga damit at sapatos, wika nito, habang isa-isang kinuha ang mga damit sa paper bag pagkatapos ay inilagay niya sa hanger at ipinasok sa malaking kabinet. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin. Sa totoo lang wala akong idea kung paano ayusin ang mga damit ko sa loob ng kabinet at hindi ko akalain na lagayan lang ng mga damit ang lugar na ito. Ang mga damit kasi namin sa probensya nilalagay lang namin sa timba o sa karton. Samantalang dito sa mansyon may sariling silid ang mga damit.